Kabanata 1741. Sino ang Blue Fox Rush? Ang pangalan ng aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay Blue Fox Punch. Maaari mo na akong tawaging Blue Fox Punch mula ngayon. O sige, Punch. Hehe. Tumawa si Omi, ngunit nakakailang marinig na tinatawag siyang Brother Punch ng disguise na babaeng magsasaka ni Mo Chenji. Hindi nagtagal ay dumating si Omi sa 19th District ng Blue Fox Family at natagpuan ang tahanan ni Blue Fox Chong. Sa isang busaling may daan-daang palapag, ang tahanan ni Blue Fox Chong ay nasa 18th palapag. Parang nakatira ako sa isang suite, sabi ni Mo Chenji pagkatapos pumasok sa bahay ni Blue Fox Chong. Oo, ang lugar na ito ay umuunlad sa matataas na gusali, talagang hindi ito gaanong naiiba sa isang suite. Maliban na ang mga panlabas na pader ay hinagis mula sa malalaking bato. Tumayo si Mo Chenji sa bintana, binuksan ito at dumungaw sa labas. Ang bahay ni Blue Fox Chong ay 4-bedroom, 1-kitchen and 1-bathroom layout. The total area, it was estimated to over 300 square meters. Siyempre, nasunog pa rin ang kusina, kaya ang kusina ay natambakan ng panggatong. Nagtanong si Mo Chenji, nasaan ang ibang tao sa bahay ni Blue Fox Chong? Nagkaroon lang siya ng isang set ng mga magulang, at ngayon ay patay na ang kanyang mga magulang, kaya walang natira sa bahay ng Blue Fox para manahimik tayo at magtago dito sandali. Ah, nakakalungkot, sino ang pumatay sa kanyang mga magulang? Tanong ni Mo Chenji. Itinuro ni Omi ang itaas at sinabing, ang pumatay sa kanyang mga magulang ay walang iba kundi ang pamilyang nakatira sa itaas. Ah, hindi. Sinabi ni Omi, ipaghihiganti ko ito para kay Blue Fox Chong. Tumango si Mo Chenji at umupo sa upuan sa sala. Binuhusan ni Omi ng isang basong tubig si Mo Chenji at sinabing, Chenji, baka kailanganin nating manatili dito ng ilang sandali. Bakit? Nalaman ko mula sa alaala ng Blue Fox Charge na napakahirap pumasok sa Six Seas. Una sa lahat, dapat dumaan sa Rainbow Bridge para makarating sa Six Seas. At ang Rainbow Bridge ay nagbubukas lamang ng isang beses bawat 3 taon, at sa bawat pagkakataon nito ay bubukas, ito ay limitado sa 100 tao sa tulay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok sa Rainbow Bridge, at sa tuwing sila ay makakarating sa Rainbow Bridge, lahat sila ay miyembro ng Blue Fox Family's 15 main lines, at ako, ang Blue Fox, ay hindi lamang isang side clan, kundi 15 generasyon na side clan. Ang aking katayuan ay masasabing hindi gaanong hamina, hindi ako makapasok sa pangunahing lungsod ng pamilya, kung mag-isa, umakyat sa Rainbow Bridge. Ah, hindi pa iyon ang katapusan. Ang katayuan ko bilang isang babaeng magsasaka ay hindi kasing ganda ng isang Blue Fox, ito ay isang 45th generation collateral line. Sabi ni Mo Chenji, Nako, huwag magmadali, lagi tayong hahanap ng pagkakataon. Ngayon isara muna natin ang pinto. Kaya lang, sina Omi at Mo Chenji, isinara ang pinto at isinara ang pinto para sa pag-iisa sa loob ng isang buwan sa bahay ni Blue Fox Chong. Makalipas lang ang isang buwan ay binuksan ni Omi ang gate at lumabas. Paglabas ng gate, sa taas ng hagdan, nakita ni Omi ang kanyang kapitbahay sa itaas na nakatutok sa kanyang gate. Anong ginagawa mo? Umungol si Omi, ang palihim na pagsilip na ito ay ang lolo ng pamilyang tumira sa itaas at pumatay sa mga magulang ni Blue Fox Chong, kadalasan walang iba kundi bulag na palihim, umaasa sa kanyang apo, ang pinakamataas na ranggo na henyong pagkakakilanlan ng gusaling ito. Blue Fox Chong, bakit walang gumagalaw sa loob ng isang buwan? Sa closed door cultivation ah. Sabi ng matandang iyon, hindi lang siya nahiya na mahuli ng mga palihim na sulyap, kundi may sarkastikong tono pa siya. It's none of your business. Sabi ni Omi, Tuo, Blue Fox Chong, biglang ham attack, nangangati na naman ba ang balat mo? Matagal na talagang hindi inaalagaan ng apo ko. Tumawa ang matandang iyon. Nagdadalawang isip si Omi kung sasampalin ba ang matandang ito hanggang mamatay. Gayunpaman, nagpigil si Omi, hindi naman sa ayaw siyang barilin ni Omi, ito ay wala siyang ginagawa sa ngayon. Bang! Padabog na isinara ni Omi ang pinto. Sa pintuan, malakas na sumipa ang matandang iyon at umungal, Blue Fox Chong, maglakas loob kang isara ang pinto sa akin, maghintay ka, babalik ang apo ko at babasagin ang pinto mo. Sa loob ng bahay, nagtanong si Mo Chenji, Omi, sino ito?
Ang isang matandang lalaki sa itaas ay ang pamilyang pumatay sa mga magulang ni Blue Fox Chong, at ang apo ng matandang iyon ay isa sa mga top-ranked na henyo sa aming gusali, kaya napakayabang ng kanilang pamilya sa gusaling ito, lalo na sa harap ng Blue Fox Chong ay kakabukas lang ng pinto at lumabas, palihim na sinilip, itong matandang bastard na ito, itinapon talaga siya sa 98th floor. Omi, huwag mong istorbohin ang lahat sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayong lumipas ang isang buwan at hindi pa tayo nahanap ng Firecloud family. Tara na, bumaba na tayo at sundutan ang ilan sa mga restaurant sa aking lungsod. Manam, bumaba si Naomi at Muchenji, walang elevator dito, kaya kailangan mong umakyat sa hagdan, o syempre, lumipad ka na lang pababa. Mabilis na nakahanap si Omi ng isang inn, at dahil may mga tao doon, natural na mayroong palengke, at umiral ang mga inn at ganoon. Pumasok si Omi sa inn at umorder ng tsaa. Anuman ang antas ng immortal na magsasaka dito, hindi ito libre, at lahat sila ay kailangang gumastos ng mga gintong barya upang bumili ng isang bagay. Nagkaroon ng maraming diskusyon sa inn. Sa ngayon, lahat ng Heavenly Kings ng walong dakilang cultivation family ay naghahanap sa buong mundo para sa taong iyon na may hawak na makalangit na magic weapon. Oo, ang buong limang dagat ay tatalikuran, kahit maghukay tayo ng tatlong talampakan sa lupa, makikita natin ito. Ang balitang ito ay unang ipinakalat ng Fiery Cloud family, ngunit kalaunan ay nalaman ito ng ibang mga pamilya at sila ay sumali sa paghahanap. Halos kaagad na umalis si Naomi at Muchenji sa inn. Mabuti na lang at nakapasok kami sa Blue Fox family, kung hindi, hindi namin alam kung saan kami magtatago ngayon. Walong dakilang immortal na cultivation family, hinahanap kami ng lahat ng Mahayana Heavenly Kings, gosh, hindi may larawan ang imaheng iyon, ay mga makalangit na sand atang mahikat, talagang napakaakit. Bulalas ni Muchenji. Sabi ni Omi na nakakunot ang noo, natatakot ako na hindi lang ito ang heavenly grade Dharmic weapon, kundi ang sheer saber technique ko. Marahil hindi nakakagulat na nakilala ako, ito ay isang bagay na alam ng maraming tao tungkol sa Wang Shuras kayamanan. Ham, nag-aalala ako ngayon, Tang Huon, Yan Xingyi, at Lu Yuxi na naglilinang sa Eight-Eye Flood Snake, magiging okay ba sila? Huwag kang mag-alala, sigurado akong magiging maayos sila. Mahirap sabihin dahil nagpadala ang 8 Great Immortal Families para hamukay para sa amin, siya at ang iba ay tiyak na mahahanap ng maraming tao. Sa kanilang kagandahan, nag-aalala ako, kung tutuusin, walang gaanong maganda, mga babae sa Immortal World, nag-aalalang sabi ni Omi. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Omi, kailangan kong mag-isip ng paraan para makihalubilo sa pamilyang Blue Fox at mahanap ang aming team. Magandang ideya yan. Dumating si Omi sa pader ng lungsod at naghintay ng kanyang pagkakataon. Makalipas ang kalahating araw, dalawang sundalong nakasuot ng asul na baluti ang pumasok mula sa labas, at sila ay naglalakad at nag-uusap. Dam, walang mahahanap na umutot. Iniisip ko kung peke ba ang lumalabas na balita sa Firecloud family, nasaan ang makalangit na sand atang mahika. Hindi ito dapat peke, hindi mo ba nakita na ang 12 Heavenly Kings ng Firecloud family, lahat ay lumahok sa paghahanap. 1742. Sige, tigilan mo na, sabi ng brass na maghanap, kailangan nating maghukay ng malalim para mahanap, uwi na tayo, maligo at ituloy ang paghahanap natin sa labas ng bayan mamayang gabi, sigurado ako lagi tayong hanapin ang bakas ng lalaking iyon. Well, see you tonight then. Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawang sundalong nakasuot ng asul na baluti ay naghiwalay, ang kanilang mga tahanan ay nasa magkaibang direksyon. Tahimik na sinundan ni Omi ang huli, ngunit syempre, mas mahina ang nasubaybayan ni Omi, na may kaharian na nasa unang yugto pa lamang ng pinagsamang katawan. Sigurado si Omi na mapapatay niya ito sa ilang segundo. Sinundan siya ni Omi sa isang mataas na lugar, para lamang makita ang taong iyon na lumipad papunta sa isang mataas na gusali, mga 250 palapag ang taas. Agad naman siyang sinundan ni Omi. Ang lalaking nasa unang antas ng pinagsama-samang katawan ay ganap na walang kamalay-malay sa pagstok ni Omi hanggang sa tumayo si Omi sa kanyang harapan. Sino ka? Bam antong hininga si Omi, ang lalaking gusto ng buhay mo. Ikaw, bang! Pinasuko siya ni Omi sa isang iglap, ang kamay ay nakadikit sa kanyang ulo,
Sinalakay ng kamalayan ni Omi ang utak ng kabilang partido upang ma-access ang kanyang memory information. Ito ay isang napakadelikadong hakbang dahil kung hindi siya mag-iingat, gagawin niya, nilalamon muli. Ngunit kung sino ang nagpabeo sa kanya na maging Omi, kung ano ang hindi magawa ng iba, madali niyang nalalakad. Napakabilis, nakuha ni Omi ang impormasyon ng memorya ng taong iyon. Ang pangalan ng taong ito ay Blue Fox Wuji, isang henerasyon ng susunod na henerasyon ng Blue Fox Family. Ang status na ito, kumpara sa nauna, Blue Fox, ay masasabing napakataas. Bukod dito, itong Blue Fox Wuji ay itinuturing din na isang napakahenyo, 230 taong gulang pa lamang, siya ay nilinang hanggang sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Pagkatapos ay pinatay ni Omi si Blue Fox Wuji, at pagkatapos ay itinapo ng bangkay ni Blue Fox Wuji, direkta sa special ring. Maya-maya lang ay may narinig na ingay mula sa pinto at may pumasok. Sumugod si Omi sa kwarto at mabilis na nag-disguise bilang Blue Fox Wuji. Sa sandaling natapos ni Omi ang kanyang disguise, binuksan ang pinto ng silid at isang magandang babae ang nagtanong, "Wuji, kailan ka bumalik? Ano ang ginagawa mo na nagtatago sa silid?" Ah, nagulat si Omi, hindi niya akalain na itong si Blue Fox Wuji ay nakatagpo ng medyo magandang manugang ah, pero sa kasamaang palad, ang totoong Blue Fox Wuji ay patay na. Ah, kara rating lang, sabi ni Omi. Ang magandang manugang na iyon ay agad na pumasok sa silid at pinulupot ang kanyang kamay sa leeg ni Omi, na nakatingin kay Omi ng may malalim na pagmamahal. Hinanap ni Omi ang mga alaala ni Blue Fox Wuji, ang pangalan ng kanyang manugang na babae ay Blue Fox Kayo, at siya ang 18th henerasyon ng sideline ng pamilyang Blue Fox. Hanggat mayroong higit sa 5 henerasyon ng parehong pamilya, maaari silang magpakasal. Kayo, anong gusto mo? Tanong ni Omi, Wuji, talagang nagiging hindi na ako kaakit-akit. O bakit mo natanong, Infinity, mahigit 2 taon mo na akong hindi ginagalaw. Pupunta ako. Nagulat si Omi, gusto talaga nitong si Blue Fox na si Wuji na manugang si Omi. Omi was damn depressed, hindi niya asawa. Kayo, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap, sige, kailangan ko pang lumabas ng lungsod para hanapin ang taong may hawak na makalangit na sandata. Tinulak ni Omi ang magandang manugang na iyon palayo. Wuji, pakiusap, may nagawa ba akong mali? Ang magandang manugang na iyon ay parang nagmumumok. Talagang nanlumo si Omi, ano ang tawag dito, kung alam ni Mo Chenji, tiyak na magseselos siya. Ngunit ang manugang na babae ni Blue Fox Wuji ay talagang napakaganda. Hindi, wala kang ginawang masama, sige, aalis na ako. Wuji, tumigil ka, Kayo, hintayin mo akong bumalik. Wuji, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ah, anong alam mo? Abala sa pagtatanong si Omi. Nagkamali ka ba sa pag-inom ng elixir 2 years ago na naging sanhi ng pagiging S**Zuli impotent mo at hindi ka nang ahas na makilala ko, kaya 2 taon mo na akong hindi ginalaw? Ang magandang manugang na iyon, sabi. Kanino mo narinig yan? Nakinig ako sa Demon Wind. Sabi, ang Demon Wind ay ang kababalik lang kasama si Blue Fox Wuji. Oh, sasabihin niya sa iyo iyan. Hindi ka naman nakikipagrelasyon sa kanya, di ba? Kumalaklak si Don Omi. Pa, isang sampal ang dumating, labis na nanlumo si Omi, talagang nasampal siya ng isang babae. Gayunpaman, masakit sa kanya ang tinanong lang ni Omi. Umiyak ang Blue Fox na si Kayo na iyon, Wuji, talagang sinabi mo iyon, sobrang disappointed ako sa iyo. Kung gusto mong pumunta, sige, hindi kita pipigilan. Bye-bye. Dir-diretsyong lumipad si Omi sa labas ng bintana, napaiyak ang magandang manugang na iyon habang pinagmamasdan si Omi na lumipad palayo. Bitch, kung hindi ako natatakot na ilantad ang pagkatao ko, lilipulin na kita. Sabi ni Omi habang hinahawakan ang bagong sampal na mukha. Dumating si Omi sa tarangkahan ng lungsod at pagkatapos ay lumabas ng lungsod sa marangal na paraan. Dumiretso si Omi sa bahay ng kwebo ng 8-Eye Flood Snake, ngunit hindi na nang ahas si Omi na gamitin ang kanyang Heavenly Flying Sword, bagkus ay gumamit ng ordinaryong Flying Sword, kung hindi, maaari siyang makita anumang oras, bilang buong 5. Mga dagat, lahat ng yugto ng Mahayana ay naghahanap sa kanya at kay Mo Chenji. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Omi sa tirahan ng kwebo ng 8-Eye Flood Snake.
Nagulat si Omi, ang freshwater lake kung saan matatagpuan ang kuweba ng 8-Eye Flood Snake ay kalahating puyo sa sandaling ito. Hoy, anong nangyayari? Nagulat si Don Omi, 8 Eyes. Sigaw ni Omi at sumugod sa lawa. Sa kasamaang palad, hindi nakita ng lawa ang 8 Eyes Flood Snake, ni hindi nila nakita si Tang Huon at silang tatlo. Nako, may nangyari talaga. Namuti ang mukha ni Omi. Mabilis na nakarating si Omi sa malapit na Horsehead Village. Nang lumipad si Omi sa Horsehead Village, nagkagulo rin nito. Ang Matao Village ay maraming bahay na bato noon, ngunit sa ngayon ang lahat ng mga bahay na bato ay nawasak, at nakita rin ni Omi ang maraming bangkay ng matatandang lalaki na dumating mula sa apat na dagat. Paano nangyari ito? Ito ba ang tinatawag na paghuhukay ng lupa? Ito ay malinaw na pagpugot. Galit na galit si Omi. Sa sandaling iyon, mahinang lumabas ang isang boses mula sa isa sa mga gumuhong bahay na bato sa Matao Village. Umakyat agad si Omi. Ito pala ay isang sanggol na nakatali sa bato. Ang sanggol na iyon ay hindi namatay, ngunit hindi makaalis. Nakilala ng sanggol na si Omi, ito ang sanggol ng pinakamalakas na tao sa Horsehead Village, si Bai Wurong. Senior Bai Wuyong, ikaw. Nagulat si Omi, ngunit ang sanggol ni Bai Wubo ay tumingin kay Omi nang may pagtataka. Agad na nag-transform pabalik si Omi sa kanyang orihinal na anyo, at saka lang nalaman ng puting kumukulong sanggol na si Omi iyon. Omi, ikaw pala, Senior Bai, anong nangyayari dito? Agad na iniligtas ni Omi ang sanggol ni Bai Wubo. Omi, umalis ka na, hinahanap ka ng buong 5 Seas, ang 8 dakilang cultivation family? Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking grupo, ang buong 5 Seas, lahat ng Mahayana. Paano mo nalaman na hinahanap nila ako? Masasabi ko sa aking mga paa na hinahanap ka nila. Senior White, kaya kanila inuusig. Hindi totoo yan, hindi nila alam kung ano ang pangalan mo, ni hindi nila alam ang relasyon namin sa iyo. Kung gayon bakit nila sinisira ang Horsehead Village at pinapatay ang napakaraming mga ninuno nito, at paano naman ang aking 3 kaibigan? Nang labis para sa bahay ng kuwebo ng ahas na baha na may 8 mata. Kahit saan sila magpunta, pinipilit nila kaming tanungin kung nakita ka ba namin o hindi, at kung nakita man nila o hindi, nagdudulot sila ng kaguluhan pagkatapos, at pinahihirapan kami ng husto, at dahil hinahanap sila ng 8 dakilang pamilya, sila ay lahat ay natatakot na matagpuan muna ng kanilang mga pamilya, ang isa ay mas malupit kaysa sa isa. At ano ang nangyayari doon sa mga ahas na baha na may 8 mata? Nasaan ang ilan sa aking mga kaibigan? Ewan ko ba, iyong mga kaibigan mo, di ba sabi nila kasama mo sila? Hindi na nagtanong pa si Omi dahil hiniling niya kay Tang Huon at sa iba pa na pumunta sa 8 Eyes Flood Snake para magtanim, at hindi pa ito sinabi sa mga tao ng Horsehead Village. Ngayon ay tila si Tang Huon at ang iba pa ay nahuli ng isang taong may lihim na motibo, o nakatakas, sana. 1743. Sinabi ni Bai Wuyong, kung ang mga kaibigan mong iyon ay hindi matagpuan sa 5 Heavy Seas, malamang na nagtago sila sa 4 Heavy Seas. Gayunpaman, natatakot ako na ang mga tao mula sa 8. Ang Great Immortal Families, kung hindi nila mahanap ang mga ito sa 5 Heavy Seas, ay pupunta sa 4 Heavy Seas sooner or later, at pagkatapos ay ang 4 Heavy Seas ay mababaligtad din. Nahulaan din ni Omi na posibleng nagtago si Tang Huon at ang iba pa sa 4 Seas, ngunit tama si Bai Wurong, kung hindi nila mahanap si Omi sa 5 Seas, tiyak na mahahanap nila ang kanilang daan patungo sa 4 Seas ang 3 dagat, at ang 2 dagat. Bamantong hininga si Omi, madaling lutasin ang problema, ang kailangan ko lang gawin ay ipakita ang mukha ko sa 5 Heavy Seas at malalaman nila na nasa 5 Heavy Seas pa rin ako palagi at hindi sila pupunta sa ang 4 na mabigat na dagat para hanapin ako. Ah, gusto mong ipakita ang iyong mukha? Kuya Tang, hindi mo dapat ipakita ang iyong mukha. Hahaha, huwag kang mag-alala, papatayin ko ang ilang tao mula sa 8 dakilang immortal na pamilya ngayon. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad si Omi. Nakita niya ang isang grupo ng mga search team na naka-red armor sa harapan niya, na mukhang sila ay mula sa Firecloud family. Ang grupong ito ng pangkat ng paghahanap na nakasuot ng pulang baluti ay may humigit kumulang 20 tao, ang isa ay nasa separation stage, at ang iba ay nasa merging stage. Sabi ni Omi sa puso niya, higit 20 tao, kaya kung patayin ang lahat ng merging stage sa isang espada,
Maliban sa split and stage powerhouse na iyon, haha, akyat tayo at patayin sila. Pagkatapos sabihin iyon, agad na hinubad ni Ongi ang kanyang asul na baluti. Ang kanyang hitsura ay bumalik sa kanyang orihinal na hitsura, at pagkatapos ay nagmamadaling umakyat. Hinahanap niyo ba ako? Sigaw ni Ongi. Bumalik ang grupo ng mga taong naghahanap kay Ongi. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling ito, naputol ang 12 talam ni Ongi Shear. Ilang mga haligi ng kulog ang sumabog sa kalangitan. Pagkaraan ng isang kisap mata, isang ulap ng alikabok ang itinaas sa hangin, at higit sa 20 yugto ng pagsasama ay naging abo, na naiwan lamang ang pinuno ng yugto ng paghihiwalay na nabubuhay pa, ngunit natatakpan din siya ng kadiliman, para siyang pinaso ng mga haliging kidlat. Ikaw, ang nag-ambalang pinuno ng entablado ay tumingin sa mga abo na lumulutang sa hangin at natulala. Natawa si Ongi, ito ang nagpapatunay na ako ang taong hinahanap mo, hahaha. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang malakas na lalaki sa distraction stage na iyon ay gustong patayin si Ongi, ngunit sa kasamaang palad, natapakan na ni Ongi ang lumilipad na espada at umalis sa desperadong paraan. Malakas ang distraction stage at kinailangan ni Ongi na umalis bago siya umalis, kung hindi, natatakot ako na mahirap makatakas. Naalis ni Ongi ang distraction stage na iyon nang wala sa oras. Gayunpaman, nakakapanlungo, si Ongi ay nakatagpo ng isa pang grupo ng mga tao na naghahanap sa kanya. Ang grupong ito ay halos 20 tao din, ang pinuno ay 2 distraction stage, sila ay nakasuot ng isang purple na armor. Hindi man lang inisip ni Ongi ang tungkol dito at tinamaan ng kanyang espada. Boom! Malakas na umalangaw ang langit. Sa loob lamang ng kalahating segundo, ang search team na ito ng purple armor ay pinatay ni Ongi, na iniwan ang 2 pinuno ng distraction stage na wala pa ring ulo at hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Si Ongi, gayunpaman, ay mabilis na umalis. Makalipas ang ilang segundo, naabutan siya ng unang pinuno ng distinguished stage ng Firecloud family na nawasak. Ang distraction stage ng Firecloud family ay nagulat din ang makita na ang mga tao ng Zian family ay namatay din ng napakalungkot, na may 2 distractor na lang ang natitira. Ikinaaway ni Ongi ang kanyang manggas nang hindi nagdadala ng kahit isang ulap sa kanya, at sa isang desyerto na kagubatan, isinuot muli ni Ongi ang asul na baluti na iyon, na itinago bilang Blue Fox Wuji, at pagkatapos ay kumilos na parang may hinahanap. Wala pang kalahating minuto, 3 powerhouse ng distraction stage ang naabutan, nakita si Ongi, at sumigaw ng, "Hoy!" Agad na lumipad si Ongi at nagtanong, 3 nakatatanda, bakit ang ngiti mo? May nakita ka bang lalaking lumipad dito? Hindi, anong meron? Anak ng asungot. Pagkasabi noon ay agad na humabol ang 3 distractor. Natawa si Ongi sa ilalim ng kanyang hininga, kung ano ang mga tanga. Nagpatuloy si Ongi na lamingo-lingo sa paligid, kung makatagpo siya ng isang search team, si Ongi ay magbabago pabalik sa kanyang tunay na mukha, pagkatapos ay aakyat at puksin ang lahat ng kanilang pinagsamang yugto, pagkatapos ay tumakas at magbabago pabalik sa kanyang Blue Fox Wuji na hitsura. Sa ganitong paraan, lumipas ang 3 araw. Isang beses nilipol ni Ongi ang lahat ng search team ng 8 pamilya. Pagkatapos, umalis si Ongi sa nakita niyang akma. Bumalik si Ongi sa 4Cs sa pamamagitan ng teleportation formation. Sa pagtatanong sa 4 na dagat, si Tang Huon at silang 3, sa katunayan, ay bumalik sa 4 na dagat. Gayunpaman, hindi na natili si Ongi sa 4Cs at agad na bumalik sa 5Cs at pumasok sa Blue Fox family. Matapos bumalik si Ongi sa Blue Fox family, nagbalat kayo siya bilang Blue Fox at bumalik sa Blue Fox. Sa sandaling ito, nasa bahay ni Blue Fox Chong si Mo Chenji. Ongi, sa wakas ay nakabalik ka na. Bumangon si Mo Chenji na puno ng pag-aalala. Hehe, umiti si Ongi. Ongi, sa nakalipas na 3 araw, pinatay mo ba ang search team ng 8 pangunahing pamilya ng cultivation? Ngayon ang buong pamilya ng Blue Fox ay kumakalat. Oo, kakatayin ko ang isang grupo sa kanila tuwing may pagkakataon ako, at sa nakalipas na 3 araw, lahat ng 8 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ay pinatay ko ng hindi bababa sa isang grupo, at ilan sa kanila, sa pamamagitan ko ng 2 grupo. Masyado kang risky. Huwag kang mag-alala, alam ko ang score.
Sinabi ni Mu Chenji, "Omi, ngayong nakatago na tayo dito, hindi na nila tayo mahahanap? Huwag natin silang pansinin, mabuti pang magtanim tayo ng mabuti, at pagdating ng panahon, dadaan tayo sa Rainbow Bridge at magtungo sa anim na dagat upang hanapin ang kayamanan." CJ, hindi naman sa kailangan kong patayin ang search team nila, kailangan kong gawin ito, kung wala akong gagawin at ipaalam sa 8th Rate Immortal Families na nasa 5 seas pa ako, saka sila, tiyak na iisipin ko na napunta ako sa apat na dagat, at pagkatapos ay dadalhin ang kasawian sa apat na dagat. Kaya, tama, si Tang Huan at silang tatlo ay nagtago na sa 4 heavy seas. Sige, mag-ingat ka rin. Sa sandaling ito, may narinig na katok mula sa pinto. Binuksan ni Omi ang pinto kung saan nakatayo ang isang lalaki sa labas, mabangis at masama. Anong ginagawa mo? Hinanap ni Omi ang mga alaala ni Blue Fox Chong at nalaman na ang taong ito ay nakatira sa itaas na palapag niya, pinangalan ng Blue Fox Table. Ang Blue Fox Table ay ang pinakamataas na ranggo na henyo sa gusaling ito, kaya sa gusaling ito ay napakahatak. Omi itinago ang pagkakakilanlan ng mga magulang ni Blue Fox Chong, pinatay ba siya? Blue Fox Table, kinain mo ang puso ng oso, hindi ba? Sigaw ng Blue Fox Watch. Umisi si Omi, Blue Fox Table, bakit mo kinain ang puso ng oso? A few days ago, bumaba ba ang lolo ko at dumaan, bastos ka ba sa lolo ko? Galit na tanong ng Blue Fox Watch. Tumango si Don, oo. Your F.S. King Lukang for death. Galit na galit ang Blue Fox Table at medyo nagulat na direktang inamin ito ni Blue Fox Chong. Gustong sakal ng Blue Fox Table ang leeg ni Omi, ngunit, sa halip, sinakal siya ni Omi. Blue Fox Table, meron na ako. Matagal na kitang pinagtitsagaan, punta tayo sa bahay mo. Ngayon ay sabay nating aayusin ang mga luma at bagong score. Kinaladkad ni Omi ang Blue Fox Watch sa 69 na palapag na nasa itaas. 1744, tapos sinipa sa 99th floor door. Ang pamilya ng Blue Fox Table ay tumitikim ng sariwang prutas na ibinalik ng Blue Fox Table. Pinsan, ito, natigilan ang pamilya ni Blue Fox Table, at ang basura sa ibaba, ang Blue Fox Chong, ay napakalakas kaya nasupil niya ang Blue Fox Table. Inilabas ni Omi ang Blue Fox Table at sinabing, Blue Fox Table, hindi mabubuting tao ang iyong pamilya, pinatay ang aking mga magulang, at madalas na binubuli ako, ngayon, babayaran kita. Bang bang! Sa ilang paghinga, pinatay ni Omi ang lahat ng buong pamilya ng Blue Fox Table. Ah, hindi, napasigaw si Blue Fox Table, sabay tulala, ang dating mahinang Blue Fox, na iniwan na binubuli niya, ay biglang nagbagong tao ngayon, pinatay ang buong pamilya niya sa isa, pumunta ka. Bamantong hininga si Omi, nakakadurog ng puso diba, nakaramdam ka ba ng sama ng loob nung pinatay mo ang mga magulang ng biktima? Sige, ikaw na rin sa wakas. Pa, sinampal ni Omi, at ang ulo ng Blue Fox Watch ay diretsyong tinamaan. Napakadaling pumatay ng isang mahinang manok. Lumapit si Mu Chenji at nagsabi, bakit mo pinatay ang kanyang buong pamilya? Hinihiling lang ng pamilyang ito, binubuli ang mga tao sa lahat ng dako dahil sa katotohanan na ang Blue Fox Table ang pinakamataas na ranggo na henyo sa buong gusali. Ang mga magulang ni Blue Fox Chong ang magkasamang pinatay nila, at dahil ako ay na-disguised as Blue Fox Chong, natural gusto kong mag-higanti para sa kanya. Unang urlm.consu8.net. Dahil napatay mo na sila ngayon, hindi mo magagamit ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Wujing ngayon, baka may masubaybayan ang pamilyang Blue Fox. Huwag mag-alala, mayroon pa akong ibang pagkakakilanlan, ang Blue Fox Wujing. Noong lumabas ako ng lungsod noon at pinatay ang pangkat ng paghahanap ng 8 pangunahing pamilya ng cultivation, ginagamit nito ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Wujing para lumabas. Well, umalis na tayo. Isinara ni Omi ang pinto ng bahay ng pinsan ng Blue Fox, saka mabilis na umalis. Hindi masisisi ng isa si Omi sa pagiging walang awa, ang paglipol sa buong pamilya ng Blue Fox Watch ay malamang na lumayo na, kaya inayos ng langit na linisin sila ni Omi. Pagdating sa kalye, sinabi ni Mu Chenji, dapat ba kitang sundan sa bahay ni Blue Fox Wuji, o? Mag-ayos ka, ngunit si Blue Fox Wuji ay may asawa sa bahay. Kung gayon mas gugustuhin kung hindi pumunta sa bahay ni Blue Fox Wuji, upang maiwasan ang kahihiyan.
Oh, anong tawag mo dyan kung nakakahiya, papatayin ko na lang ang asawa ni Blue Fox Wuji. Stop hurting the innocent, then I'll go with you. Isa akong babaeng magbubukid na may katawan at pagkakakilanlan ngayon, pupuntahan ko lang siya sa bahay niya. Good. Hindi na rin siya pinigilan ni Omi. Binigyan ni Mu Chenji si Omi ng makahulugang tingin at saka umalis. Mukhang nag-iisip si Mu Chenji kung sasamantalahin ba ni Omi ang pagkakataon na gawin ang anumang bagay sa asawa ni Blue Fox Wuji. Nag-disguise muli si Omi sa hitsura ni Blue Fox Wuji, pagkatapos ay bumalik sa bahay ni Blue Fox Wuji. Wuji, bumalik ka na. Pagbukas niya ng pinto, isang magandang dalaga ang magiliw na tumawag. Manu, Omni Omi, Wuji, naghahanap ka sa labas ng lungsod nitong mga nakaraang araw, nag-aalala talaga ako sa iyo. Nabalitaan kong marami sa mga combination stage na naghanap ay pinatay ng makalangit na pumapatay na iyon, ni isang scrap ay walang natira. Akala ko ikaw din. Nako, huwag kang mag-alala, hindi naman masama ang buhay ko gaya ng iniisip mo. Paano pa ako nakapag-asawa ng babaeng kasing ganda mo? Sabi ni Omi sabay kabit ng daliri sa baba ng magandang dalagang iyon. Ma'am, nahihiya ang magandang dalaga, mukhang mapangakit. Hinanap agad ni Omi ang alaala ni Blue Fox Wuji. Nabigla, talagang may manliligaw si Blue Fox Wuji, at napakalaki ng pagkakakilanlan ng manliligaw na iyon kaya natakot si Omi. My goodness, no. Nagulat ang puso ni Omi. Itong Blue Fox Wuji, sobra na niyan. Ang magkasintahang iyon, ay walang iba kundi ang Blue Fox Family, isa sa 15 Mahayana Stage Powerhouses, Blue Fox Lily. Si Blue Fox Lily, isang babaeng nasa 500 taong gulang, ay kasalukuyang nakarating sa unang yugto ng kaharian ng Mahayana. Si Blue Fox Lily ay may asawa, na nasa yugto din ng Mahayana, na pinangalan ng Liang Shangu, na palaging nasa 6 na dagat, kaya't ang dalawa ay hindi madalas na nagkikita, at ang Blue Fox Lily ay hindi nakayanan ang kalungkutan at naghanap ng kaunting sariwang karne, at sa tuwing matatapos niya ang kanyang pagtatanim, siya ay tumatambay kasama ang munting sariwang karne, at ang munting sariwang karne na ito, karne ay eksaktong disguised pagkakakilanlan ni Omi sa sandaling ito, Blue Fox Wuji. Talagang natulala si Omi nang malaman niya ang impormasyong ito. Blue Fox Wuji, minamaliit talaga kita. Hindi ko akalain na ikaw pa rin ang munting sariwang karne na iniingatan ng babaeng Mahayana. Hinawakan ni Omi ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa magandang dalaga sa bahay, si Blue Fox Wuji ay talagang pasensya na sa magandang manugang na ito sa bahay . Gayunpaman, ito ay wala sa negosyo ni Omi, pagkatapos ng lahat, si Omi ay nagkataon lamang na nakabalat kayo bilang Blue Fox Wuji. Sa loob-loob, sinabi ni Omi, mabuti naman, baka magamit ko ang pagkakakilanlan ni Blue Fox Lily para mas madaling maglakbay sa Six Seas. Wuji, pagod ka na, bibigyan kita ng back rub. Magiliw na sabi ng magandang manugang ni Wuji. Sa napakagandang manugang na babae, hindi man lang alam ni Blue Fox Wuji kung paano ito pahalagahan. Hinanap agad ni Omi ang mga alaala ni Blue Fox Wuji para makita kung anong klaseng tao ang Blue Fox Lily na iyon. Ang paghahanap na ito ay nagsiwalat na ang mahusay na 500 taong gulang na babae, si Blue Fox Lily, ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may medyo matanda na pangangatawan sa labas. Sak, ang lasa na ito, kumbinsido ako. Kinahayaan ang isang napakaganda at banal na asawa sa bahay na hindi gustong pumunta bilang sariwang karne ng isang matandang babae. Nakahiga si Omi sa isang upuan, ninanamnam ang masahe ng asawa ni Blue Fox Wuji. Wuji, komportable ba? Mas malakas o mas maliit ? Tanong ng walang katulad na asawa ni Blue Fox. Well, good, tama lang ang lakas. Masayang ngumiti si Omi kung ganoon lang ang hagod sa kanya ni Mu Chenji. Hindi nagtagal, ang asawa ni Blue Fox Wuji, ang masahe ay dumaikit sa hita ni Omi. Ah, anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Don. Ako, agad na ibinaba ng magandang manugang ang ulo at namula, at tila na intindihan ni Omi na sinasadya o hindi sinasadyang tinutukso niya si Omi. Sayang nga lang at hindi niya tunay na asawa si Omi, kung hindi ay ginawa niya yon sa kanya. Nakita ni Omi ang asawa ng asul na fox na si Wuji, na tila ganoon talaga, at ang kanyang puso ay medyo napunit. Maalab, kung dapat ko siyang ilagay sa lugar o hindi, ang magandang manugang na ito,
Araw na ito ay banal, habang ang kanyang asawa ay hindi humipo sa kanya, ngunit din sa kanyang likod bilang isang malakas na sariwang karne ng matandang babae, ito ay tila papatayin ni Omi ang Blue Fox Wuji, ngunit ito rin ang kalooban ng langit, at ipinadala ng langit si Omi upang alagaan siya. Hindi kaya ipinadala rin ng langit si Omi para iligtas ang magandang manugang na ito. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-isip si Omi kung ano ang gagawin ni Mutsenji kapag nalaman niya ito, gamulong-bulong lang siya at dinurog ang magandang manugang ni Blue Fox na si Wuji. Hihihi, Chenji, pasensya na, hindi ko rin sinasadyang ipagkanulo siya, kaya lang, nakakaawa siya. Wuji, napaiyak sa tuwa ang magandang manugang na babae ni Blue Fox nang makita niyang handang hawakan siya ng kanyang asawa. 1745. Hello? Huwag kang magsalita. Aha. Makalipas ang ilang oras, nakahubad si Omi sa harap ng bintana, nakatingin sa langit sa bintana. Sa ngayon, nagsisisi si Omi na nahihilo lang siya, at nakagawa ng mali kay Mutsenji. Gayunpaman, ito ay nangyari na, kaya't walang silbi na sabihin ang anumang bagay. Anyway, napakaraming babae ni Omi sa Mortal Realm, at hindi siya purong lalaki. Naaliw lang ni Omi ang sarili kung paano niya kaya. Wuji, pagod ka na, uminom ka ng tubig. Sa pagkakataong ito, ang magandang manugang na babae, na namumula pa ang mukha, ay nag-abot kay Omi ng isang tasa ng tubig. Salamat, Wuji, ano ba yung pinagsasabi mo? Asawa mo ako, ito ang tamang gawin. Oh, tandaan ang URL consuate.net. Wuji, medyo nalilito si Kair, bakit nitong 2 taon? Hindi mo ako ginagalaw, akala ko na pagkamalan mo ang isang uri ng espiritual na gamot, na nagresulta sa kawalan ng kakayahan, ngunit ngayon lang. Ang magandang manugang na babae ay "Tea there to say more," nahihiya siya. Sige, huwag na nating pag-usapan ito, lumabas ka muna, gusto kong manahimik. Sino si Jing Jing? Inilibot ni Omi ang kanyang mga mata, ngunit tila hindi kakaiba na hindi kilala ng mga tao sa daigdig ng mga espiritu kung sino si Quiet. Labas. Good. Ang manugang na babae ni Blue Fox Wuji ay umalis sa silid na medyo malungkot. Huminga ng malalim si Omi at pumasok sa cultivation. Sa sandaling ito, si Mutsenji ay nasa tahanan ng isang babaeng magsasaka na mayroon lamang isang anak na babae, at ang dalawang ina at anak na babae ay umaasa sa isa't isa. Ang anak na babae ng babaeng magsasaka, na napakaganda, ay madalas na hinaharas ng ibang tao, at ay halos madungisan ng ilang beses, kaya gustong-gusto ng anak ng babaeng magsasaka na linangin ang kawalang kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, dahil ang kanyang kadugo ay masyadong mahina, at wala siyang pinakamataas na antas ng pamilya, hindi siya makakuha ng anumang mapagkukunan upang linangin, immortalidad, kaya maaari lamang siyang magkaroon ng walang laman na mga pantasya. Ang dahilan kung bakit pinili ni Mutsenji na bumalik dito ay dahil gusto niyang tulungan ang anak ng babaeng magsasaka, dahil ang babaeng magsasaka ay namatay na inosente noon pa, kaya may magagawa siya para makabawi sa babaeng magsasaka na iyon. Ina, hindi ba ikaw ay isang ordinaryong babaeng magsasaka? Your, sa totoo lang si inay ay palaging isang immortal na magsasaka. Sinadya ni Mutsenji ang isang dahilan, at pagkatapos ay ang anak na babae ng babaeng magsasaka ay mukhang kalahating puso, kaya logikal na sinimula ni Mutsenji na tulungan siyang linangin ang immortalidad. Sa ngayon, ang buong 5 Seas, ang 8 dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, ay nagpapadala pa rin ng mga tao upang hanapin si Omi, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakita. Makalipas ang ilang araw, nagsasaka si Omi, biglang may kumatok sa bintana na lalaki sa labas ng bintana, talagang distraction ang lalaking ito, nabigla si Omi, ang distraction na hinahanap. Agad na hinanap ni Omi ang kanyang alaala, sa kanya lang napagtanto na ang lalaking kumakatok sa bintana sa labas ay isang malakas na lalaki ng Blue Fox Family's Mahayana Stage, ang subordinate ni Blue Fox Lily. Ikaw, Blue Fox Wuji, matagal ka nang pinapatawag ng aking master, ngunit hindi mo ito pinapansin. I forgot about it. Kunwaring nagulat si Omi. Bilisan mo, hinahanap ka ng aking Panginoon upang pumunta doon. Sabi ng lalaki sa labas ng bintana. Nanlumo si Omi, malamang na nalungkot na naman si Blue Fox Lily at tinawag niya si Blue Fox Wuji, ngunit si Omi ang gumagamit ng pagkakakilanlan ni Blue Fox Wuji sa ngayon.
Ano ang dapat gawin ni Omi? Talagang pagsilbihan ang matandang babaeng iyon. Bilisan mo, ano ang silbi ng paglalamon? Ang sigaw ng lalaki sa labas ng bintana, habang ang mga mata na nakatingin kay Omi ay puno ng selos, na parabang ayaw niyang pagsilbihan si Blue Fox Lily imbes na si Omi. Tanong ni Omi, pwede ba akong pumunta mamaya? Kung kaya niya, aalis si Omi mamaya at maghanap ng bagong pagkakakilanlan. Hindi, sinabi ni Matandang Lily na pumunta ka agad, at, hayaan mo akong samahan ka doon. Ah, huwag na. Nanlungo si Omi na sinusundan siya ng distraction na ito, simple lang si Omi. Walang nakatakas. Huwag ka pa pumunta. Oo. Walang choice si Omi kundi humakbang at pumunta muna sa Blue Fox Lily. Fuck, this slutty old woman. Omi cursed inwardly, being closely followed by that distraction stage ng walang kahit kaunting pagkakataong makatakas. Kung talagang gusto ng Blue Fox Lily na gawin ni Omi ang isang bagay, hinding-hindi si Omi, kahit na pagkatapos na gumawa ng kakaiba sa magandang manugang na iyon ilang araw na ang nakalipas, pinagsisihan na ito ni Omi. Hindi nagtagal, dumating si Omi sa gitna ng pamilyang Blue Fox, isang lugar na parang palasyo. Pagpasok sa isang malaking bulwagan, nakita niya ang isang bata at magandang babae, nakaupo sa itaas. Ang babaeng ito ay may slim figure at isang nakamamanghang hitsura, siya ay isang superior posture, higit sa 10 beses na mas maganda kaysa sa magandang manugang na iyon ng Blue Fox si Wuji, kasing galing ni Tang Huan at ng iba pa. Ang magandang babae na iyon, na mukhang mga 20 taong gulang, ay kasalukuyang may hawak na salamin at tinitingnan ang kanyang mukha. Ang diverting stage powerhouse na nagdala kay Omi dito ay agad na nagbigay galang, "Greetings to the Heavenly King, Blue Fox Wuji is here." Sinabi ng magandang babaeng iyon nang hindi tumitingin, "Lumabas ka muna." Oo, ang nakakagambalang yugtong iyon na puno ng paninibugho ay tumingin kay Omi, pagkatapos ay lumabas ng main hall at isinara ang pinto ng main hall. Napatingin si Omi sa magandang babaeng iyon at saka inilibot ang paningin sa buong palasyo, walang iba kundi siya. Kakaiba, sino ang magandang babaeng ito? Bakit ngayon lang siya tinawag ng malakas na distraction stage na iyon na Sky King? Hindi kaya siya ang Blue Fox Lily? Hindi, ayon sa mga alaala ni Blue Fox Wuji, si Blue Fox Lily ay isang matandang babae, ah. Sa sandaling iyon, nagsalita ang magandang mukhang babae, "Blue Fox Wuji, bakit hindi ka magbigay-pugay kapag nakita mo ako?" "Sorry, hindi kita kilala," sabi ni Omi. "Hahaha, hahaha, Blue Fox Wuji, hindi mo ako kilala, no surprise at all. Sino ka ba? Nasaan si Lily Tenno? Kalokohan ko, ako si Blue Fox Lily." "Paano iyon?" "Blue Fox Wuji, nakipag-away ako ilang araw na ang nakakaraan kasama ang ilan pang mga Mahayana stage powerhouses ng pamilya at aksidenteng nasugatan ang aking laman katawan, buti na lang nakaligtas ako dahil hinubad ng aking Yuanying ang aking katawan, pagkatapos noon ay binawi ko ang aking katawan, dahil ang aking Yuanying ay dinasugatan, kaya wala akong oras na pumili ng flesh body na babalikan, kaya kailangan kong manatili malapit sa prinsipyo. Nagkataon na may isang babae sa hindi kalayuan sa akin noong mga oras na iyon, kaya kinuha ko na lang ang katawan ng babaeng iyon. Kaya, mayroong kung ano ang nakikita mo sa akin habang nakikita mo ako sa sandaling ito." Ah, nagulat si Omi, hindi inaasahan na ang matandang babae noon ay kinuha na ngayon ang katawan ng isang magandang 20 anyos na babae. "Blue Fox Wuji, bakit nakatitig ka pa rin?" "Ah, oh," sabi ni Omi. "Oh, Blue Fox Wuji, maganda ang katawan ko ngayon, tama ba?" "Oo, medyo maganda," sabi ni Omi. "Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahina, ngunit kung hindi ako nasugatan sa oras ng pinsala ng aking sanggol, wala akong magagawa kundi ang pumili ng isang mahinang katawang laman." Sabi ni Blue Fox Lily. "Nako, hindi masama, napakaganda, matanda at pangit noon, ngayon." "Bold," sigaw ni Blue Fox Woda. "Ah, sorry, ako, nadulas ako." Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Omi. "Blue Fox Wuji, hindi ko akalain na ganito pala ako dati sa paningin mo, binaygo mo ako ng sobra." Umuso si Blue Fox Lily. "Ako, hindi ko talaga sinasadyang gawin yon. Kaya lang hindi ka nagsinungaling, matanda na talaga ako at pangit noon, pero nagawa mo akong pagsilbihan ng comfortable, kaya,
Blue Fox Wuji, kung minamaliit mo ako, minamaliit mo ang iyong sarili, alam mo ba? Ah, totoo iyan. Tumango si Don. 1746. Blue Fox Wuji, huwag mo nang isipin iyon, wala akong gustong gawin sa iyo ngayon nang tinawag kita, pero gusto ko lang lutasin ang mga problema namin sa iyo. Sabi ni Blue Fox Wuji. Ah, anong problema? Blue Fox Wuji, alam mo kung ano ang relasyon natin noon, at ngayon, ayoko nang panatilihin ang dating relasyon sa iyo, kaya simula ngayon, wala na tayo sa dating relasyon. Ito pala na ang pagtawag kay Omi ay para tuluyang humiwalay sa relasyon ng magkasintahan kay Omi. Hahaha, Tian Wang, sa tingin mo ba napakaganda mo ngayon, kaya? Oo, noong ako ay isang matanda at pangit na matandang babae, mayroon ka pa rin kwalipikasyon, ngunit ngayon, ako ay nagbago sa isang magandang babae, kahit na ang aking sanggol ay hindi pa lubusang sumanib sa katawan na ito at ang aking lakas ay hindi tumaas para sa maikling panahon, ngunit hindi mahalaga, bigyan mo ako ng 50 taon at babalik ako sa aking orihinal na lakas. Sa madaling salita, hindi mo na ito karapat-dapat. Sabi ni Omi sa kanyang puso, anong katotohanan, noong siya ay matanda at pangit ay hinanap niya ang Blue Fox Wuji, isang maliit na sariwang karne, at ngayon na kinuha niya ang katawan ng isang nakamamanghang kagandahan, siya ay mapahamak na marunong makakita, ito ay wala sa negosyo ni Omi, at ang Blue Fox Wuji ay hindi si Omi. Sa mga sandaling ito, umikot ang mukha ni Blue Fox Lily, na parabang, sa kanyang utak, nakikipaglaban siya sa isang tao para kontrolin ang kanyang katawan, o may kaluluwang namamatay sa loob ng kanyang napakagandang katawan. Nagulat si Omi at sinabi sa kanyang puso, hindi kaya lubusang pinagsama ang pisikal na katawan na kinuha ni Blue Fox Lily, ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon, ang kanyang kaluluwa. Dahil ang Blue Fox Lily ay lumilitaw na may hindi nakokontrol na ekspresyon ng mukha, na nagpapahiwatig na may mali sa kanyang kontrol sa utak, nahulaan ito ni Omi. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Omi na parang may iniisip. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kung hindi pa lubusang pinagsama ang kaluluwa ng orihinal na may-ari ng katawan na kinuha ni Blue Fox Lily, kung bibigyan si Omi ng pagkakataon, matutulungan ni Omi ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon at lamunin muli si Blue Fox Lily. Tanong ni Omi, Lily Heavenly King, hindi mo pa lubusang pinagsama ang orihinal na kaluluwa ng nasamsam na katawan, hindi ba? Umuso si Blue Fox Lily, walang masama kung sabihin sa isang naghihingalong lalaki? Oo, ang aking sanggol ay malubhang na sugatan at hindi ko lubos na mapagsasama ang kaluluwa ng aking orihinal na katawan sa ngayon, ngunit hindi mahalaga. Ang spiritual kay Heavenly King ay halika mamaya gagawa siya ng random favor at maaayos ko ng buo ang original soul ko. Hahaha. Sinumpa ni Omi ang asong babae. Ang spiritual kay Heavenly King ay isa pang Mahayana stage powerhouse ng Blue Fox Family. Nagtanong si Omi, Lily Heavenly King, ano ang sinabi mo, isang naghihingalong tao, ano ang ibig sabihin nito? Emph. Bahagyang umungol si Blue Fox Lily, tila hindi nag-abala pang sagutin si Omi. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas. Si Blue Fox Lily ay abala sa pagsasabing, Lingke, nandito ka na. Sinabi ng matandang iyon, Lily, tungkol sa pagkasira ng iyong laman na katawan, labis kong ikinalulungkot kung ako noon. Sige, huwag na nating pag-usapan ang nangyari, buti na lang at malinis pa rin ang laman nitong katawan at walang anumang dumi. At talaga, pagkatapos ay maaari mong muling halmahin at buuin ang laman na ito sa lakas ng orihinal na katawan, at sigurado ako na ang lakas ay hindi masyadong malayo. Well, ito ay isang blessing in disguise. Ang matandang iyon na tinatawag na Lingke ay nakatitig kay Blue Fox Lily mula nang pumasok siya sa main hall, hindi. Tumigil ka, ang bulong ni Omi sa kanyang puso, isang matandang pervert. Umubo si Blue Fox Lily at sinabing, Lingke, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Oh, Lily, isa ka ring blessing in disguise, na nakakakuha ng katawan na napakaganda at napakalinis, walang anumang dumi. Ano ang silbi ng pagiging maganda? Hindi yan totoo, ang pretty ay isa ring immortal na cultivation resource, sa iyong poster at sa iyong Mahayana cultivation, natatakot ako, maraming mga senior sa 6Cs na gustong bumuo ng isang The Whist couple kasama mo. Kinawayan ni Blue Fox Lily ang kanyang kamay kay Omi at sinabing, Blue Fox Wuji, bumaba ka muna at hintayin mo ako sa labas ng palasyo.
Oo, tumabas si Omi ng palasyo at huminto sa pasukan ng palasyo. Kung hindi ako nagkakamali, tinawagan ni Blue Fox Wuji si Omi dito para patayin si Omi, pero dahil mabilis dumating si Linke, hindi pa niya nagawang patayin si Omi. Hayaan mo muna si Omi na maghintay sa labas, baka, kapag umalis si Linke, siya papatayin si Omi. Nanlamig si Omi sa loob, ngunit sa kasamaang palad, ang Mahayana stage ay isang bagay na hindi niya kayang harapin ngayon, kahit na ang distraction stage, malayo pa rin si Omi dito. Kailangang umalis agad si Omi at magpalit ng ibang tao, para sapat na yun para mailigtas ang kanyang buhay. Nakakalungkot lang na tulungan ni Omi ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon at iyon ang Blue Fox Lily, ngunit hindi niya mahanap ang pagkakataon. Sa sandaling ito, may dumaan na kasambahay sa entrance ng main hall, at nagpadala ang dalagang iyon ng isang plato ng prutas sa main hall. Biglang nagkaroon ng maliwanag na ideya si Omi. Hoy, bakit hindi ako makapag-disguise na babae? Dapat may maid din si Blue Fox Lily na magseserve sa kanya, di ba? Kung mag-disguise ako bilang katulong niya, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon na mapalapit sa kanya? At pagkatapos, hihihi, magkakaroon ako ng pagkakataon na tulungan ang orihinal na may-ari sa kanyang katawan, kontrolin ang katawan na iyon, at sa wakas ay tumalikod sa kanya. Kung gayon, ang panghabang buhay na pagsusumikap ng paglilinang ng Blue Fox Lily ay ibibigay sa iba bilang isang kasaldamit, hahaha, ang ganda talaga. Hindi nagtagal ay lumabas na ang dalagang iyon mula sa main hall, agad namang sinundan ni Omi ang kasambahay na iyon. Nang walang mapunta sa sinuman, agad na idiniin ni Omi ang kanyang kamay sa kanyang ulo upang makuha ang kanyang mga alaala, pagkatapos ay pinatay siya, pagkatapos ay ginamit ni Omi ang bone reduction dagdag disguise technique, at wala pang kalahating minuto, si Omi ay naging hitsura ng dalagang iyon. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Omi na magpanggap na babae. Ang unang pagkakataon ay nasa mortal na kaharian. Nakuha ni Omi ang memory information ng kasambahay, natural na alam ang pagkakakilanlan ng kasambahay na ito. Ang pangalan ng kasambahay na ito ay Jiang Shui, ang life maid ng Blue Fox Lily, na dalubhasa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod pa rito, ito ay anak din ng isa sa mga kamag-anak ni Blue Fox Lily. Sinamantala din ni Omi ang pagkakataon na magdala ng isang plato ng iba pang prutas at pumasok sa main hall. Kailangang magmadali ni Omi dahil malapit nang tutulungan ni Linke ang Blue Fox Lily, at pagkatapos ay mapupuspos ang orihinal na may-ari ng katawan na iyon, at ang katawan na iyon ay talagang magiging kay Blue Fox Lily. Dinala ni Omi ang prutas sa main hall, nag-uusap pa rin sina Blue Fox Lily at spiritual kay Heavenly King at hindi pa nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng sanggol. Dinala ni Omi ang prutas at inilagay sa harap ng mesa ni Blue Fox Lily. Walang pag-aalinlangan si Blue Fox Lily at sinabi kay Omi, Jiang Shui, hindi na kailangang magdala pa ng pagkain, lumabas ka muna at isara ang pinto, tutulungan ako ng spiritual kay Heavenly King na ayusin ang aking sanggol. Sabi ni Omi, oo, pero, Jiang Shui, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Napakasuwain. Medyo malungkot na sinabi ni Blue Fox Lily na sa nakaraan, si Jiang Shui, ang kasambahay, ay hindi nagsasalita ng higit sa isang salita at palaging tahimik na nagtatrabaho. 1747. Nanlungo si Omi sa loob, masyadong maikli ang oras, kung lumabas na siya ng palasyo ngayon, hindi na niya matutulungan ang magandang babaeng iyon na kontrolin ang katawan nito. Sabi ni Omi, Lily Heavenly King, medyo hindi maayos ang buhok mo. Hayaan mo akong tulungan kang ayusin ito. Lumabas ka, anong kailangan mong ayusin? Sigaw ni Blue Fox Lily. Sabi ni Omi, Lily Heavenly King, kasing ganda mo na ang isang celestial ngayon, gusto ko lang nabigyan mo ng pansin ang iyong hitsura, kung hindi, hindi mo ba masisira ang napakagandang katawan na ito ng walang kabuluhan? Ikaw, mukhang medyo nalilito si Blue Fox Lily, ngayon ang maid na ito ay kakaiba kaya nang ahas siyang kontrahin siya. Sa oras na ito, ngumiti ang Linke Heavenly King na iyon at nagsabi, Lily, sinusubukan din ng dalagang ito na gawin ang kanyang bahagi, kaya bakit kailangan mong magalit? Sa katunayan, ikaw ay kasing ganda ng isang celestial, hindi mo be compared to the past and you also need to take more care of yourself, otherwise, nakakasira talaga ng kagandahang ito ah. Medyo makatwiran ang pakiramdam ni Blue Fox Lily, kaya naman tumanggo siya at sinabing, sige, tubig sa ilog, bilisan mo.
Oh, natuwa si Omi, sa wakas ay hinayaan siyang makahanap ng kanyang pagkakataon. Tumayo si Omi sa likod ni Blue Fox Lily at sinimulang ayusin ang kanyang buhok. Gayunpaman, si Omi, isang malaking tao, ay magkakaroon ng buong umutot na buhok, at pagkatapos niyang hawakan nito ng dalawang beses, ang kanyang buhok ay naging mas magulo. Ang unang website na m.kanshu8.net. Buti na lang at sobrang engrossed sina Blue Fox Lily at Spiritual Ke Heavenly King sa kanilang usapan kaya hindi nila pinansin si Omi na nag-aayos ng buhok. Tahimik na pinasok ni Omi ang kanyang celestial energy sa utak ni Blue Fox Lily sa proseso ng pag-aayos ng kanyang buhok. Makalipas ang ilang minuto, ibinalot ni Omi ang kaluluwa ng orihinal na may-ari sa utak ni Blue Fox Lily gamit ang walang kamatayang chi upang matiyak na walang sinuman ang makakapag-fuse o makakapino sa kaluluwang iyon. Kaya lang, ang kaluluwa ay masyadong mahina at halos natunaw na noon, kaya hindi niya agad na lumunin ang Blue Fox Lily. Mapoprotektahan lang siya ni Omi sa ngayon, at pagkatapos ay pagandahin ng maayos ang kanyang kaluluwa sa hinaharap kung magkakaroon siya ng pagkakataon, nang sa gayon ay posibleng lumunin muli ang Blue Fox Lily. Jiang Shui, tapos na ba ang buhok mo? May tunog ng paghihimok ni Blue Fox Lily sa kanyang tainga. Ah, nagulat si Omi, nakatingin sa isang chicken nest of hair, si Omi mismo ay tulala din. Oo, sa sandaling ito, ang buhok ni Blue Fox Lily, na inayos ni Omi, ay naging kasimbolo ng pugad ng manok. Ugh! Nagulat din ang Ling Ke Heavenly King na yun kung saan nakita niya ang isang Blue Fox Lily na magulo ang buhok. Medyo na overwhelm si Omi sa mga sandaling ito habang nakatingin sa isang pugad ng manok, hindi alam kung paano ito tatapusin, babarilan ba siya ni Blue Fox Lily hanggang sa mamatay. Sinabi ko rin na aayusin ko ang aking buhok, ngunit ito ay naging mas higit pa, magulo. Si Omi ay abala sa pagsasabing, Lily Heavenly King, kailangan kong sukleyan muli ang iyong buhok, maaring tumagal ito ng 2 oras. Anong sabi mo? 2 oras? Umalis ka dito. Yes, 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 wait until you finish your business, slave servant will help you sort it. Agad tumakbo si Omi palabas ng main hall at mabilis na umatras bago pa makita ni Blue Fox Lily ang kanyang ulo ng manukan. Pagkalabas na pagkalabas ni Omi ng main hall, kinuha ni Blue Fox Lily ang salamin sa tabi niya at tumingin. Ah, nakita ni Blue Fox Lily ang salamin na may buhok na parang baliw at tulala ang buong tao doon. Tubig ng ilog, sigaw ni Blue Fox Lily, mukhang sinadya naman ito, pero hindi niya maaari kung bakit ginagawa yon ng dalaga. Sinabi ni Ling Ke Heavenly King, Lily, ito lang, tutulungan kitang ayusin muna ang iyong sanggol. Ako ay nasa iyong mga kamay kung gayon. Anong courtesy between us, hehe? Umiti ang matanda na may malabong tingin. Ang Ling Ke Heavenly King ay nagsimulang tumulong kay Blue Fox Lily na ayusin ang kanyang sanggol na sanggol. Hanggat ito ay naayos, ang pagpino sa orihinal na kaluluwa ng katawan ay magiging madali. Makalipas ang 3 araw. Sige, Lily, malapit nang maayos ang pinsala ng iyong sanggol. Salamat. Mabuti pa aalis muna ako. Walang ipadala. Pagkaalis ng Ling Ke Celestial King, agad na sinimulan ni Blue Fox Lily na pinuhin ang orihinal na kaluluwa ng katawan, gayunpaman, nalaman niya na talagang mahirap itong pinuhin. Ah, anong nangyayari? Bakit ang hirap pinuhin? Wala namang sense, di ba? Walang ideya si Blue Fox Lily na may kinalaman ito sa kasambahay. Isang araw at isang gabi na itong nagpino, at hindi man lang nito pino ang balahibo. Why the hell is this? Galit na sigaw ni Blue Fox Lily. Matapos ang paulit-ulit na pagpino sa loob ng kalahating buwan, hindi napino ni Blue Fox Lily ang orihinal na kaluluwa sa kanyang utak, at kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nang hindi ito lubos na mapino, natakot siya na sa hinaharap, sa panahon ng labanan, biglang magpupumiglas ang kaluluwang iyon, na literal na papatay sa kanya. Ano ang nangyayari, who, hihingi ako ng payo sa ibang Heavenly Kings mamaya, o tulungan sila? Iyon lang ang magagawa ni Blue Fox Lily. At ngayon, nakatayo si Omi sa labas ng main hall. Tubig ng ilog, isang sigaw mula sa loob ay nagmula kay Blue Fox Lily. Agad na binuksan ni Omi ang pinto at pumasok. Daily Heavenly King, sa wakas natapos mo na ang iyong pag-urong. Sabi ni Omi. Jiang Shui, kalahating buwan na ang nakalipas, bakit mo sinasadyang ginulo ang buhok ko?
Galit na tanong ni Blue Fox Lily. Sabi ni Omi, "Langit at lupa, gusto ko lang tulungan kang ayusin muli ang buhok mo, kaya kailangan ko munang buluhin ito at pagkatapos ay ayusin, at aabot ito ng halos 2 oras. Emph, ano pang hinihintay mo, bilisan mo na at ayusin mo ang buhok ko." Oh, napangiti si Omi nang may pagmamalaki sa kanyang puso, sa wakas ay isa na namang pagkakataon na mapalapit kay Blue Fox Lily. Maaaring samantalahin ni Omi ang pagkakataon na pagandahin ang orihinal na kaluluwa sa kanyang utak, at pagkatapos, sa isang iglap, maaari na niya itong buksan. Sa kalahating buwang ito, sinadya ni Omi na matutong magsuklay ng buhok. Umakyat si Omi at sinimulang ayusin ang buhok ni Blue Fox Lily, habang kasabay nito, gumamit ng immortal na chi upang pagandahin ang mahinang kaluluwang iyon sa kanyang utak. Napapikit naman si Blue Fox Lily, sobrang komportable na parang minamasahe, sarap sa masahe ni Omi. "Jiang Shui, bakit ka nag-aayos ng iyong buhok ay naging komportable ako?" tanong ni Blue Fox Lily. "Hari ng langit, kung komportable ka, maglalaan pa ng kaunting oras ang aking alipin para komportable ka habang inaayos ang iyong buhok." "Hahaha, mabuti. Isinusumpa ang kalokohan, kailangan lang ni Omi ng 2 oras upang mapahusay ang kanyang orihinal na kaluluwa sa punto kung saan maaari niyang ion ang Blue Fox Lily. Kaya lang, lumipas ang oras sa bawat minuto. Hindi nagtagal, dumating ang 2 oras. Walang pakialam na umiti si Omi, at tapos na ang kanyang trabaho. Ang Blue Fox Lily naman ay ninanamnam pa rin ang aliw mula sa kanyang buhok habang nakapikit, at paminsan-minsan ay nakakagawa pa siya ng komportableng hamang sounds. Pagkatapos ng malaking tagumpay, sinabi ni Omi, "Lily Heavenly King, may gusto akong itanong sa iyo." "Sige, magtanong ka, idiot ka ba? What did you say?" Kumunot ang noo ni Blue Fox Lily at iminulat niya ang mga mata, baliw na tanong ng maid kung tulala ba siya. "Sabi ko, tanga ka ba? Tubig ng ilog, ikaw." Galit na galit si Blue Fox Lily. 1748. Sabi ni Omi, "Ilog mo ang tubig ng kapatid mo." "Ah, ikaw, boses mo. Paanong lalaki to?" Kinilabutan si Blue Fox Lily. Sinabi ni Omi, "Lily Heavenly King, buksan mo ang iyong mga mata ng aso o." Pagkasabi nito, ipinagpatuloy ni Omi ang kanyang orihinal na hitsura. "Ikaw, ano ka?" Nagulat si Blue Fox Lily, ngayon lang naging maid, biglang naging matanda, din. Umiti si Omi, "Dapat ay nagtataka kayo kung sino ako, hindi ba't ang 8 dakilang immortal na pamilya ng paglilinang ng 5 Seas ay lahat na naghahanap sa akin noon? Gumagamit ng Sheer 18 Blades Technique. Ikaw kasi, alam mo talaga ang Disguise Technique. Siyempre, ako pa rin ang Blue Fox Wuji. Talagang inihatid mo ito sa aking pintuan, sakto lang." Napabuntong hininga si Omi, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Noon lang, biglang natuklasan ni Blue Fox Lily na ang utak niya, parang hindi niya lubos makontrol ang kanyang mga kilos. Eh, anong nangyayari? Blue Fox sinubukan ni Lily na itaas ang kanyang kamay, ngunit mahirap ito. Sinabi ni Don Omi, "Magsaya ka, Blue Fox Lily." Ah, napagtanto ni Blue Fox Lily na ang orihinal na mahinang kaluluwa sa kanyang utak ay biglang lumakas ng walang katulad, na agad na tinakpan ang kanyang kaluluwa. "Hindi!" Sigaw ni Blue Fox Lily, sabay hinubad agad ni Yuan Ying ang katawan niya. Kung inalis ni Yuan Ying ang katawan niya in time, hindi pa rin huli ang lahat, ang worst case scenario ay ang pagbawi ng katawan. Gayunpaman, paano siya bibigyan ni Omi ng pagkakataong haburin ang kanyang katawan? Sinusubukang alisin ni Blue Fox Lily ang kanyang sanggol sa kanyang katawan nang mapagtanto niya na parabang ang panlabas na suso ng kanyang utak ay may matigas na kalasag na sumasakop dito, at hindi niya maalis ang kanyang sanggol sa kanyang katawan. Paano nangyari ito? Si Blue Fox Lily ay Hangul, bilang isang Mahayana stage powerhouse, siya ay naset up sa pamamagitan ng disenyo, at, hindi alam kung anong uri ng mga mahihirap na pamamaraan mayroon ang kabilang partido, maaari niyang talagang paghigpitan ang kanyang sanggol at tulungan ng orihinal na kaluluwa upang maging malakas ng napakabilis, ito ay imposible lamang, ngunit nangyari ito. Hindi. Sa wakas ay sumirit si Blue Fox Lily, at pagkatapos, hindi na niya na-control ang kanyang katawan, at kasabay nito, ang kanyang sanggol ay hindi makaalis sa kanyang katawan at na-trap sa kanyang utak.
Naririnig niya ang mga tunog ng outside world at nararamdaman ang outside world sa pamamagitan ng kanyang sanggol, ngunit hindi siya makaalis, na nakakulong sa kanyang utak. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang nagbago ang mga mata ni Blue Fox Lily, pagkatapos ay lumuhod siya at sinabi kay Omi, "Salamat, salamat senior sa pagligtas sa akin," walang ngipin ang batang babae na malilimutan. Tumingin si Omi sa nakaluhod na Blue Fox Lily, to be precise, hindi na ito si Blue Fox Lily, dahil sa sandaling ang orihinal na kaluluwa ang may kontrol sa katawan, ito ay isang tunay na nakamamanghang babae. Tinanong ni Omi, "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ng senior ay Lightwater." "Lightwater, nabawi mo na ang kontrol mo sa sarili mong katawan. Dati, ang katawan mo ay kinuha ng matandang bruhang ito, at kung hindi niya sinaktan ang kanyang sanggol, ikaw ay pino at pinagsama niya noong una. Ako ngayon, nakatulong sa iyo na mabawi ang iyong katawan, at ang iyong kaluluwa, sa ilalim ng aking paglilihi at pag-aalaga, ay hindi mas mahina kaysa sa matandang bruhang ito, si Blue Fox Lily, siyempre, sa mga tuntunin lamang ng lakas ng kaluluwa." "Ma'am, salamat, Grandpa, ngunit, kung ano ang nararamdaman ko, mayroon pa rin isang tao na umiiral sa aking isip, at, siya ay nagsasalita at sumisigaw sa aking isip sa sandaling ito. Magaan na tubig, huwag kang matakot, ang matandang mangkukulam na iyon ang lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi hihigit sa iyo. Huwag kang mag-alala na makontrol muli ng kanyang katawan. At saka, hindi maalis ng matandang mangkukulam ang kanyang sanggol sa kanyang katawan, ako nakulong ang kanyang sanggol sa loob ng iyong utak, alam mo ba kung bakit hindi ko pinaalis ang kanyang sanggol sa kanyang katawan at umalis? Bakit? Dahil, gusto kong isama mo ang kanyang sanggol sa kanya, at pagkatapos ay magiging iyo ang kanyang sanggol. Ah, kung isasama mo ang kanyang sanggol, kung gayon ikaw ay isang Mahayana, at lahat siya ay sa iyo. Oh my God!" Nagulat ang desperadong babae. "Lightwater, huwag ka nang maging masaya, sa kakayahan mo, imposibleng mafuse mo ang kanyang sanggol, kaya susunod na kailangan mo ang tulong ko, at tutulungan kitang mafuse ang sanggol ng matandang bruho sa lalong madaling panahon. Kung gaano katagal, hindi ko masasabi, baka isang taon, siguro ilang buwan, baka mas matagal, ikaw na ang bahala." "Salamat, Yunak. Sige, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Wala ka pang lakas, kailangan mo talagang magpanggap bilang Blue Fox Lily mo at huwag mong hayaang kilalanin ka ng sinuman, kung hindi, walang gagana. Pero huwag kang masyadong mag-alala, dahil nasa utak mo pa rin ang sanggol ng matandang mangkukulam, kaya ang mga tagalabas na nakakaramdam ng momentum mo ay Mahayana pa rin, at hanggat wala kang ginagawa, hindi ka malalantad. Ngunit, tutulungan kitang ma-access ang mga alaala ng Blue Fox Lily mamaya, para malaman mo ang lahat, basta kontrolin mo ang iyong sarili, hindi ka mapapagod." "Ma'am, salamat, Senior, ang dakilang kabaitan ni Senior, walang ngipin ang Little Lady. Halika dito." Tumayo ang napakagandang babae at tumingin kay Omi, "Napakagwapo, si Omi ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya, feeling niya medyo nag-iinit ang mukha niya, feeling na gumagalaw ang mata niya, how dare she be rude to her benefactor." Sinabi ni Omi, "Isasara mo na lang ang pinto araw-araw, bibisitahin kita kapag may oras ako para tulungan kang pagsamahin ang sanggol ng matandang mangkukulam." Mabuti, tinanggo ng babaeng karakter ang kanyang ulo na medyo kulang sa lakas. At ngayon, sa utak ng desperadong babae, sumigaw si Blue Fox Lily, "Anak ng sinungaling, papatayin kita, bitawan mo ako, ah." Ang sanggol ni Blue Fox Lily, sisibog na ang baga. Ang pag-uusap ni Omi at ng desperado na babae, siyempre lahat ay mahahalata niya. Actually gusto pa niyang pagsamahin ang kanyang sanggol, ginugol niya ang kanyang buhay sa struggling, ngunit sa huli, naging iba na talaga siya. Tumalikod na si Omi at umalis. Dapat ding hanapin ni Omi si Mutsenji, pagkatapos ng lahat, mahigit kalahating buwan na. Sinundan ni Omi ang kanyang alaala upang mahanap ang address ng bahay ng babaeng magsasaka na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Omi sa bahay ng babaeng magsasaka. Ang bahay ng babaeng magsasaka ay nasa gilid ng Blue Fox Family, isang napakahirap na mukhang itim na eskinita. Itinulak ni Omi ang pinto ng isa sa mga bahay at agad na nakita na sa looban, isang babaeng magsasaka ang gumagabay sa isang kabataan at magandang dalaga sa kanyang paglilinang. Ang babaeng magsasaka na iyon ang ibinalatkayo ni Mutsenji, at ang kabataan at magandang dalagang iyon, ay hindi kailanman nakita.
Medyo nagulat si Mu Chenji nang biglang dumating si Omi. Hello, sino ang hinahanap mo? Magalang na tanong ng kabataan at magandang babae na iyon kay Omi. Umiti si Omi at sinabing, hinahanap ko ang nanay mo. Ah, hindi maintindihan ng magandang dalaga nang makilala ng kanyang ina ang taong ito. Sinabi ni Mu Chenji, Yuanling, pumasok ka sa bahay at magsanay. Yes, mother. Pumasok ang magandang dalaga sa bahay. Gumuhit ng hangganan si Omi para hindi kumalat ang tunog at ngumiti, Chenji, hindi ko ine-expect na babalik ka talaga dito, ano, gusto mong maging isang babaeng magsasaka? Tama, hindi kita inaasahan, isang babaeng magsasaka, upang magkaroon ng napakagandang anak na babae. Sinabi ni Mu Chenji, iyon nga ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito, para gumawa ng isang bagay para sa patay na babaeng magsasaka na iyon. Omi, bakit ka biglang dumating? Ano ang ginagawa mo sa nakalipas na kalahating buwan o higit pa? Haha, Chenji, may sasabihin ako sa'yo. Anong magandang bagay? Malapit na tayong magkaroon ng kakampi sa yugto ng Mahayana. 1749. Anong ibig mong sabihin? Isang Maharishi ally. Tama, sinabi ni Omi kay Mu Chenji ng detalyado ang tungkol sa Blue Fox Lily. Sigurado ka bang matutulungan mo ang ban-ayad na tubig na iyon at pagsamahin ang sanggol ni Blue Fox Lily? Siyempre, kung wala akong skill na iyon, para saan pa ako nagtatambay? Gaano ito katagal? Imposibleng matukoy ng eksakto kung gaano katagal, ngunit huwag mag-alala, sa susunod na pagbukas ng Rainbow Bridge, tiyak na mapapalitan ko ng ganap ang light water ng Blue Fox Lily, sa oras na iyon, pupunta tayo sa Sixfold Sea, at hindi magiging madali. Kung makikita natin ang espiritong batong palasyo ng Siyam na The Wisdom Demon King, sa tingin ko ay hindi imposibleng umakyat tayo sa Mahayana stage noon, marahil kahit na ang 8th grade spirit stones ay umiral pa. Mas mabuting sabihin na sigurado muna, pag-usapan natin ito pagkatapos. Bumalik ka muna, gusto ko lang mag-focus sa pagtuturo kay Yuanling na simula ng landas ng walang kamatayang paglilinang ngayon. Sabi ni Mu Chenji. Natawa si Omi, Chenji, nag-disguised ka lang na babaeng magbubukid na ito, huwag mo talagang isipin ang sarili mo bilang isang babaeng magsasaka, ang dalaga ngayon lang, hindi mo siya anak ah. Siyempre alam ko, wala namang gagawin, so what's wrong with help her? Anyway, kapag bumukas ang Rainbow Bridge, gusto mong sumigaw ako. Sige, dahil iyon ang nangyari, hindi na inabala ni Omi si Mu Chenji. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Bago umalis, nagtanong si Omi, Thousand Extremes, hindi mo ba tatanungin kung may kinalaman ako sa magandang manugang na iyon ni Blue Fox Wuji? Eh, ayoko magtanong. Bakit? Doon sa Mortal Realm, nagmamalasakit ka noon. Sa mundong walang kamatayan, kahit katawan ay maaaring kunin at ipagpalit, ano pa ba ang pakialam niyan? Sa panahon ngayon hindi ko na masyadong iniisip. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung may kasama kang iba, babae man o hindi. Basta hindi mo ipaalam sa akin sa harap ko, magagawa mo lahat ng gusto mo. Kumaway ng kamay si Mu Chenji, parang ayaw niyang kontrolin si Omi, kakaunti pa lang ang nakita niya nito. Tumanggo si Omi at naglakad palayo na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Tumayo si Omi na medyo nagkasala, ngunit nanumpa si Omi na wala nang susunod. Hindi rin balak ni Omi na bumalik sa bahay ni Blue Fox Wuji, si Omi ay maghahanap ng bagong pagkakakilanlan. At sa mga susunod na araw, higit na tutulong si Omi sa light water at pagsasama-sama ng sanggol ni Blue Fox Lily, kaya sinadya niyang gugulin ang malaking halaga, karamihan ng kanyang oras sa ban-ayad na tubig. Siyempre, maganda rin ang light water, pero may hangganan si Omi. Makalipas ang kalahating taon, congratulations, light water, nakipag-fused ka na sa sanggol ni Blue Fox Lily. Napalitan mo na ngayon ng tuluyan ang Blue Fox Lily, at ang Mahayana Realm ng Blue Fox Lily ay sa iyo na rin. Kaya lang may kaunting panghihinayang. Anong panghihinayang? Haborin mo sandali ang iyong Yuan Infant. Sa sandaling tumanggo ang light water sa kanyang ulo, agad na hinubad ng kanyang Yuan Ying ang kanyang katawan, at ang kanyang gintong Yuan Ying ay nakabitin sa itaas. Nakita ni Omi ang light water na iyon, na napakaganda sa hitsura, ngunit ang hitsura ng kanyang Yuan Infant ay karaniwan, at ang hitsura ng Yuan Infant ay iba sa kanyang katawan. Si, dahil pinagsasama mo ang sanggol ng ibang tao, ang hitsura ng sanggol ay kay Blue Fox Lily pa rin,
hindi katulad ng iyong katawan. Hindi bale, okay lang kung pangit ang Yuanying, hindi naman lahat nagpapakita ng mukha bilang Yuanying. Hindi mahalaga ang relasyon, medyo nakakalungkot lang na hindi pareho sa loob at labas. Lightwater, naging Mahayana ka na ngayon, although nakakuha ka ng access sa memory information ng Blue Fox Lily, wala ka talagang kakayahang lumaban, kaya kung gusto mo talagang maging isang kwalipikadong Mahayana, kakailanganin mo ng maraming pagsisikap sa hinaharap. Ma'am, salamat Tang Xiao. Sige, sa harap ng mga tagalabas, huwag mo akong tawaging Tang Xiao, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang iyong lingkod. Bilang pagbibilang ng mga araw, sa loob ng ilang buwan, magbubukas ang Rainbow Bridge, kailangan mo na ngayong mabilis na isama sa pagkakakilanlan ng asul. Fox Lily, kapag nagbukas ang Rainbow Bridge, pupunta kami ng asawa ko sa Rainbow Bridge, sa puntong ito kailangan mo pa rin ang tulong mo. Naiintindihan mo, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Nako, aalis muna ako at hanapin ang asawa ko, tutal mahigit kalahating taon na rin ang lumipas mula nang hanapin ko siya, alam mo ba? Napakurap si Omi at ngumiti hihihi. Natigilan si Lightwater, pagkatapos ay naunawaan, ang kanyang mukha ay hindi maiwasang mamula, iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing, Tang Xiao, binigyan mo ako ng buhay at bagong buhay, sa aking puso, ako ay tao na ni Tang Xiao. Tila sinasabi ni Lightwater kay Omi na maaari niyang hayaan itong manipulahin siya. Kinawayan ni Omi ang kamay niya, wag na, ordinary friends lang naman kami, sige, aalis na ako. Panipit. Magagalang Tang Xiao. Medyo nang hihinayang ang Lightwater kung talagang handa si Omi na manipulahin siya. Dumating ulit si Omi sa bahay ng babaeng magsasaka, pero hindi pumasok si Omi, naglagay lang ng sulat. Sa alas 8 o alas 9 ng gabi, naghintay si Omi sa bahay na iyon ni Blue Fox Chong, at hindi nagtagal, dumating si Mu Chenji. Hiniling ng liham ni Omi kay Mu Chenji na narito ngayong gabi. Thousand Jia, dumating ka na. Bakit mo ako muling pinuntahan? Magbubukas na ba ang Rainbow Bridge? Oh, Chi-Chi, lalaki ako, at may mga pagnanasa ako. Emph, huwag kang magpanggap. Natigilan si Mu Chenji. Ano ako nagpapanggap na ako? Hindi ako naniniwala na hindi ka makakasama ng iba pang mga babae ng higit sa kalahating taon, ang liwanag na tubig, hindi ba sinabi mo na siya ay maganda, at ang asawa ni Blue Fox Wuji. Isang libong katotohanan, tiyak na hindi ko nahawakan ang sinumang babae sa loob ng kalahating taon, ang magaan na tubig na iyon, tinulungan ko siyang ganap na pagsamahin ang sanggol ni Blue Fox Lily ngayon, nang umalis ako, sinadya niyang ipakita ang kanyang sarili, ngunit kilala mo ako, hindi, ang ganda nitong bibig. Slick, who knows if it's true? At saka, walang kabuluhan na gawin mo yon. Pupunta ako, napakalinis ko, at sinabi mong walang kabuluhan, ipinaparamdam mo sa akin na nagtagal ako sa huling anim na buwan, walang kabuluhan. Sige, magagawa mo ang anumang gusto mo ngayong gabi. Namula si Mu Chenji at mahinang sinabi. Hahaha, sumunod dito si Omi na may malaking ngiti. Makalipas ang ilang oras, huling kalahati na ng gabi. Nakahiga sina Omi at Mu Chenji sa magkayakap. Aalis ako bukas, sabi ni Omi. Para makita sila, well, sana okay lang sila. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas simula nang makita ko sila. Sinabi ni Mu Chenji, seryoso. Sabihin, wala ka talagang ibig sabihin kay Tang Huon. Hindi mo talaga naisip na gawin siyang walang kamatayang partner mo. Ginawa mo na naman. At si Lu Yoxi, itong dalawang magagandang dilag, kung ayaw mo sa kanila, magiging mura sila sa ibang lalaki. Mahahanap nila ang tunay na pag-ibig. Speechless, asawa ng iyong guro, may ideya ka ba? Natatawang tanong ni Mu Chenji. Tribulibong bagay, huwag magsalita ng walang kaparakan. Nagulat si Omi. Oy, napakaseryoso kung iniisip mo ang katayuan ng mortal na kaharian. Sa palagay ko ay hindi ito makatuwiran. Sa katunayan, kung talagang sinadya mo yon, marahil ay dahan-dahan itong tatanggapin ni Yan Zhenyi. 1750. Tinambak ni Omi ang kanyang mukha at medyo malungkot na sinabi, Thousand Extremes, hindi ako natutuwa kung ipagpapatuloy mo ito, asawa ng guro ang asawa ng guro, at least sa puso ko, pareho man ito sa mortal na kaharian o espiritual. Realm, I hereby swear to the heavens, kung mayroon man akong kaunting masamang kalooban sa ina ng aking guro,
Tatamaan ako ng limang kulog at hindi ako mamamatay ng mabuting kamatayan. Hangin, ang dugo ay agad na nasunog. Ang kanyang panunumpa ay naging isang sumpa, kung siya ay sirain ito, sa hinaharap, kahit na hindi siya talaga tamaan ng limang kulog, ngunit hindi bababa sa ito ay magbubunga ng ilang negatibong kapalaran. Nanlungo si Mo Chenji, nagbibiro lang ako sa iyo, kailangan mo bang maging seryoso at gumawa ng ganoong panunumpa ng dugo? Sinabi ni Omi, seryoso ako, hindi nagbibiro, huwag magbiro tungkol sa mga ganoong bagay sa hinaharap. Mas gugustuhin kong magpakasal pa ng 10 babae kaysa magkaroon ng anumang masamang intensyon sa asawa ng aking guro. Hindi ako naniniwala na 10 babae are not as good as one Yan Zingyi, naiintindihan mo ba? Huwag ka nang magbiro. Umalis si Mo Chenji sa kalagitnaan ng gabi. Hindi naman negatibo si Mo Chenji, sinisilang niya ang sarili niya sa isang biro na naging dahilan para manampo ng dugo si Omi para patunayan ang kanyang sarili. Ito ay ganap na hindi kailangan at siya ang may kasalanan ng lahat, kaya sinisi niya ang kanyang sarili at iniwan ang bahay ng Blue Fox sa kalagitnaan ng gabi at bumalik sa bahay ng babaeng magsasaka na iyon. Napabuntong hininga si Omi, marahil ay medyo mapusok si Omi at hindi na kailangang seryosohin ang isang biro, ngunit kailangan ni Omi na gamitin ang kanyang panunumpa sa dugo para sabihin sa iba na hinding-hindi siya mag-iisip ng ganoon. Kinabukasan, iniwan ni Omi ang Blue Fox family. Kalahating taon na ang nakalipas, hinahanap ng buong Five Heavies si Omi, ngunit sa kasamaang palad, walang nakahanap sa kanya. Pagkatapos nito, ang walong pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ng limang dagat ay nagpadala ng mga tao sa apat na dagat, tatlong dagat, dalawang dagat, at isang dagat upang hanapin siya. Dumating si Omi sa Four Seas, ngunit sa kasamaang palad, walang mahanap si Tang Huon at ang iba pa. Bumalik si Omi sa Triple C, ngunit hindi pa rin sila mahanap. Ang unang website na m.consu8.net. Kakaiba, saan sila tatakbo? Nagpunta si Omi sa pangalawa at unang dagat upang hanapin muli ang mga ito, ngunit hindi pa rin ito mahanap. Bumalik si Omi sa Four Seas upang hanapin ang mga ito at gumawa ng seryosong pagtatanong, ngunit wala siyang narinig na anumang balita tungkol sa pagkamatay ng anumang mga powerhouse ng combination stage sa Four Seas. Kinailangan ni Omi na bumalik sa Sea of Five Heavens at bilang resulta, natagpuan niya ang mga ito sa bahay ng kwebo ng Eight Eye Flood Snake sa Sea of Five Heavens. Kuya Omi, Tang Shao, Master, nagpakita ka na sa wakas, nag-aalala kami sa iyo. Tuwang-tuwa silang tatlo nang makita si Omi. Bakit kayo bumalik sa Five Heavy Seas? Sinabi ng ahas na baha na may walong mata na hindi na ganoon kahigpit ang paghahanap sa limang mabibigat na dagat, pagkatapos ay bumalik ito, at sinabi rin na ang walong immortal na pamilya ng pagtatanim ng limang mabibigat na dagat ay malamang na mapupunta sa apat na mabibigat na dagat, sa susunod, kaya mas mabuting umalis ka kaagad. Well, buti na lang, maghintay kayo, ilang buwan na lang, magbubukas na ang Rainbow Bridge, tapos aakyat na tayong lahat sa Rainbow Bridge to the Sea of Six Heavens. Talaga, malaki, ngayon patuloy kayong maghintay dito para sa balita. Magpapadala ako ng susando sa inyo. Ngunit may naghahanap pa rin sa labas. Huwag mag-alala, magpapadala ako ng Mahayana Stage Powerhouse para sunduin kayo. Ah, isang Mahayana na susando sa atin. Medyo hindi sila makapaniwala, paanong si Omi ay may ganoong kalaking bibig. Anong klaseng Mahayana Powerhouse ang makikinig sa mga salita ni Omi? Hindi nagtagal si Omi at hindi nagtagal ay bumalik sa Blue Fox Family. Pagkatapos bumalik sa Blue Fox Family, pumunta muna si Omi sa kwebo ni Blue Fox Lily. Tang Shao, nandito ka na. Nakita ng Lightwater. Kay Omi, masayang bati niya. Lightwater, panoorin ang iyong mga salita at kilos, kung malalaman ng iba pang Heavenly Kings ng Blue Fox Family, ito na ang katapusan. Ma'am, alam ko. Lightwater, may gagawin ako sayo. Tang Shao, pakisabi sa akin kung ano ang gagawin. Ngayon ay nagpapanggap ka na ilalabas mo ako sa lungsod. Sabi ni Omi. Ah, sa labas ng lungsod. Para gawin ano, mayroon akong ilang mga kaibigan, kailangan nilang pumasok sa Blue Fox Family, magkasama sila sa Rainbow Bridge. Ngayon, lumabas tayo at kunin sila ang iyong pagkakakilanlan ng Great Multiplication, ang Sky King ng Blue Fox Family, ipasok mo sila, walang maglalakas loob na pigilan ka. Mabuti.
Agad na umalis si Omi sa kuweba kasama ang Lightwater at dumiretso sa gate ng lungsod. Bagamat walang tunay na lakas ang Lightwater, sapat na ang kanyang Mahayanichi para takutin ang mga tao, at walang ideya ang mga tagalabas na patay na si Blue Fox Lily. Pagdating nila sa mga tarangkahan ng lungsod, ang ilang mga powerhouse ng separation stage na palihim na nagbabantay sa mga tarangkahan ay agad na gamulong habang ang kanilang mga asno sa himpapawid ay sumamba. Si Junior ay nagbibigay pugay sa Lily Heavenly King. Sinabi ni Lightwater na may mahigpit na mukha, "Sige, bumango na kayong lahat, lalabas ako ng bayan para sa isang paglalakbay." Hari sa langit pakiusap, nang walang anumang hadlang, dumiretso siya sa kuweba ng Eight-Eye Flood Snake. Pagpasok sa Freshwater Lake, nakilala niya silang tatlo, si Tang Huan, Lu Yuxi at Zhen Yi. Siyempre, ang Eight-Eyed Flood Snake ay nagulat nang makita ang ban-ayad na tubig at lumuhod sa takot, pagbati kay Senior Lily. Hindi maisip ng ahas na baha ang walong mata na nakatingin kay Omi, nagtataka kung paano nasangkot si Omi sa Blue Fox Lily. Umiti si Omi, Eight Eyes, "Salamat sa pag-aalaga sa tatlo kong kaibigan, huwag kang mag-alala. Balang araw, may personal akong bababa, sa sanduan ka sa Six Seas at magbukas ng isang bridal, silid para sa iyo." "Salamat, salamat. Sige, isasama ko sila ngayon, magkikita pa tayo sa darating na araw." Isang magalang na palm Tang Xiao at isang magalang na palm kay Senior Lily. Ibinalik ni Omi sina Tang Huan, Lu Yuxi at Yan Zingyi sa Blue Fox Family. Kaya lang pagkapasok na pagkapasok nila sa mga tarangkahan ng lungsod, nakasalubong nila ang isa pang Mahayana Heavenly King ng Blue Fox Family. "Lily, saan ka pupunta?" tanong ng isa pang haring langit. Hinanap ni Omi ang mga alaala ni Blue Fox Lily at nalaman na ang Heavenly King na ito ay tinawag na Blue Fox Immortal, ang Blue Fox Family, ang nangungunang limang ranggo na henyo, at ang kanyang kaharian ay ang pangalawang yugto ng Mahayana. "Immortal Brother," ginaya ng Lightwater ang tono ni Blue Fox Lily at tumawag. "Hahaha, Lily, ang huling beses na nasira ang laman mong katawan, ngayong naaga mo na ang napakagandang katawan, parang hindi na masama. Nako, ano bang silbi ng pagiging maganda sa labas, ngayong may lakas na ako, huwag na nating pag-usapan. Lily, bago tuluyang mabawi ang iyong lakas, subukang huwag lumabas ang walong dakilang immortal na cultivation na pamilya ng limang dagat ay hindi magkakasundo, hindi nakakagulat na pinapatay ka na naman nila." Sabi ng Blue Fox Immortal na yon. "Salamat Immortal Brother para sa iyong pag-aalala, gagawin ko." Ang Blue Fox Immortal ay tumingin kay Omi at sa iba pa at nagtanong, "Sino sila? Hindi mo pa nakita iyon dati. At saka, ang tatlong iyon ay kahit na maliliit na kagandahan." Narinig ni Omi ang sinabi ni Blue Fox Immortal at palihim na tumawag ng masama. "Tumawa si Lightwater, sila ang mga kamag-anak ko na nag-alis ng katawan na ito, nag-alis ako ng mga tao, at ngayon tama lang na tulungan ko ang kanyang mga kamag-anak. Well, ito talaga ang tamang gawin. Gayunpaman, ang orihinal na may-ari ng katawan mo, ang kanyang mga kamag-anak, ay pawang magagandang babae." Kabanata 1751. "Oh, ito ang Dragonborn Dragon at Phoenixborn Phoenix, Kuya Immortal, walang masama, babalik muna ako." Ang Blue Fox Immortal ay abala sa pagsasabing, "Sister Lily, ano ang pagmamadali? Gusto mo bang uminom ng ilang tasa ang aking kapatid sa aking lugar?" "Immortal Big Brother, huwag na, kailangan ko pa rin bumalik upang linangin at subukang mabawi ang aking lakas sa lalong madaling panahon." "Ate Lily, hindi naman ganoon kalala ang panahon. Salamat sa imbitasyon na Immortal Big Brother sa susunod." Sabik na sabik ang Lightwater na alisin ito. Medyo nanlumo si Blue Fox Immortal nang makitang determinado si Lily. Kung dati, siguradong hindi na niya ito iimbitahan ng paulit-ulit ng ganito, pero ngayong nagbago na si Blue Fox Lily sa napakagandang katawan, hindi naman katakataka na may iniisip siya kung tutuusin, ang mga immortal ay mga lalaki din at magkakaroon ng pagnanasa kapag nakakita sila ng magandang babae. "Immortal Kuya, aalis na tayo. Maghintay. Immortal Kuya, may iba pa ba?" Tumingin si Blue Fox Immortal kay Tang Huan at ngumiti, "Sabihin ang totoo, kulang ako sa serbisyo doon, sa tingin ko ay bagay ang babaeng ito, paano kung hayaan mo siyang bumalik sa akin, huwag kang mag-alala, dahil kamag-anak siya, sa orihinal na may-ari ng katawan mo,
Natural na hindi ako susukol. I guess, hindi ako tatanggihan ni Ate Lily dito kuya. Naiinis ang mga mata ni Omi, talagang kayang gawin ng sir ang kahit ano. Sa pagtingin sa mga mata ni Blue Fox Immortal na sigurado, alam niyang naramdaman niyang walang dahilan si Blue Fox Lily para tanggihan siya, isang tagalabas, hindi na kailangang masaktan siya, tama. Kung ano ang mangyayari kung ibabalik ng Blue Fox Immortal si Tang Huon, masasabi ng isang tao sa pamamagitan ng mga paa. Tumingin si Lightwater kay Omi at nakita niya ang galit sa mga mata ni Omi. Agad na tumanggi ang Lightwater, paumanhin, Kuya Immortal. Galit na galit si Blue Fox Immortal, Sister Lily, medyo malayo na ang mararating mo. Outsider lang? Tsaka, kung pupunta ka sa pwesto ko, hindi ko ba siya matutulungan? In fact, going to my place, I can tulungan mo lang siya. Nanatiling matatag ang Lightwater at sinabing, Immortal Brother, I'm so sorry, you can't touch any of them. Really, binaygo mo ako ng sobra, sigurado ka bang gusto mo akong galitin? Agad na nakaramdam ng matinding pressure ang Lightwater, at naibigay na ng Blue Fox Immortal ang kanyang autoridad sa kanya. Immortal Brother, hangga't hindi mo natapakan ang bangkay ko, hinding-hindi ako papayag. Ikaw, well, Lily, kung hindi mo ako bibigyan ng dahilan, kukunin ko na lang ang isa, at wala ka nang magagawa tungkol dito. Galit na galit ni Blue Fox Immortal. Immortal Brother, sila ang mabubuting kapatid na babae ng orihinal na may-ari nitong katawan ko, sa tingin mo papayag ba ako? Emph, what good sisters, may kinukuha lang kayong katawan, hindi naman sa inyo nagmana ang identity niya, outsiders lang sa inyo. Immortal Kuya, in short, hinding-hindi ako papayag. Kung gayon ay hindi sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, si Tang Huon ay nawala sa pwesto at tinangay ng Blue Fox Immortal na iyon, at ang Blue Fox Immortal ay nawala sa isang iglap, napakabilis na si Omi at ang iba ay hindi makapag-react. Tang Huon, sigaw ni Omi, agad na tumingin ang Lightwater kay Omi at humingi ng tulong, Tang Xiao, pasensya na, sinubukan ko ang lahat, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kahit na ang yugto ng Mahayana ay hindi alam kung ano ang gagawin, lalo na si Omi, ang yugto ng Mahayana ay walang paraan. Sinabi ni Omi, kaagad kang sumubaybay at lumaban hanggang kamatayan upang hindi hayaang madungisan si Tang Huon. Hahanapin ko kaagad ang Spiritual Ke Heavenly King, ang Spiritual Ke Heavenly King na iyon, na may mas mabuting relasyon kay Blue Fox Lily, kung lumapit siya, baka mailigtas niya si Tang Huon. Siyempre, kung determinado ang Blue Fox na iwanan si Tang Huon nang hindi namamatay, kung gayon, kalimutan mo na ito, mauna na tayo. At ends. God. Agad na sinundan ng Lightwater ang Blue Fox Immortal. Sinabi ni Omi sa mukhang takot na si Lu Yoxi at Yan Xingyi, pumunta kayo sa address na ito at hanapin si Mu Chenji. Mabuti, sinabi ni Omi sa kanila ang address ni Mu Chenji, at pagkatapos ay nagpunta siya sa isang maapoy na paghahanap upang mahanap ang Spiritual Ke Heavenly King. Son of a bitch, Omi grit his teeth. If he knew he would run into that Blue Fox Immortal, hindi sana siya lalabas ngayon para isama silang tatlo. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na palasyo, isang anino ang lumipad, ito ay ang Blue Fox Immortal kasama si Tang Huon. Si Tang Huon ay sumisigaw pa rin. Pinakawala ng Blue Fox Immortal si Tang Huon at ngumiti, munting kagandahan, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Kailangan mo lang akong paglingkuran ng mabuti at paglingkuran ako ng masaya, baka may mga benepisyo pa. Sa tingin ko dapat mong malaman niyon isa ako sa Heavenly Kings ng Blue Fox Family, second stage ng Mahayana stage, kapalit ng isang ordinaryong babae, dream come true talaga. Sumigaw si Tang Huon, ayaw ko, ayaw ko. Mukhang malungkot ang Blue Fox Immortal at sinabing, munting kagandahan, sana ay hindi mo hanapin ang kamatayan, napakawalang utang na loob. Iisa lang ang resulta, kamatayan, unawain mo. Senior, pakiusap bitawan mo ako, hindi talaga ako bagay para sa iyo. Pagmamakaawa ni Tang Huon. Huwag kang mag-alala, bagay ka sa akin, at nasa merging stage ka na rin, di ba? Ilang taon ka na ba? Ang katawan mo ba ay tunay mong katawan? Ipakita mo sa akin ang iyong sanggol. Hindi ko. Walang utang na loob. Nag-immortal si Blue Fox at hinayla si Tang Huon, idiniin ang kanyang kamay sa tuktok ng kanyang ulo, tumatawa,
Hindi ko inaasahan na ang katawan mo na ito ay ang iyong tunay na katawan, hindi mo ito kinuha sa akin, hahaha, gusto ko, little beauty, ngayon nagbago na isip ko, you be my immortal the whist partner. Ayoko kung sino man ang gustong maging the whist partner mo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hindi. Munting kagandahan, mukhang napakatigas ng ulo mo, ang Heavenly King na ito ay isang Mahayana. Hindi pa ba siya sapat para sa iyo? Kung patuloy kang matigas ang ulo, mag-ingat na mawala ng pasensya ang Heavenly King na ito, at pagkatapos ay mamamatay ka lamang. Panipit. Suu, sumigaw si Tang Huan, walang magawa, napakalakas ng yugto ng Mahayana kaya hindi siya nailigtas ni Omi. Entablado ng kombinasyon, yugto ng distraction, yugto ng Mahayana, ang pagkakaiba ay masyadong malayo, ang isang yugto ay isang langit at lupa, kahit na ang yugto ng distraction, ang yugto ng kombinasyon ay hindi isang tugma, kahit na mayroon kang anumang magic na sandata, hindi banggitin, yugto ng Mahayana ay dalawang mahusay na domain ang layo mula sa yugto ng kombinasyon, ito ay isang kompletong paghahambing sa pagitan ng isang tao at isang langgam. Sa sandaling ito, isa pang silhouette ang lumipad, ito ay light water. Sumigaw ang light water, Blue Fox Immortal, kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga tao, hindi pa ako tapos sa iyo. Nakita ng Blue Fox Immortal na talagang hinabol ni Blue Fox Lily dito ang isang tagalabas ng merging stage, at nagalit, Lily, huwag kang maghanap ng kamatayan. Emph, kahit naghahanap ka ng kamatayan, hindi ko hahayaang hawakan mo ang mga tao ko. Blue Fox Lily, sa tingin mo ba hindi talaga ako maglalakas loob na hawakan ka? Ang Blue Fox Immortal ay napuno ng dagandong ng galit. Blue Fox Immortal, huwag mo akong pilitin. Magandang pilitin ka, hindi ka talaga marunong maging walang utang na loob, kaya huwag mo akong sisihin kung bakit kayo nagkasama. Pagkasabi niyan, ang galit na Blue Fox Immortal, na may halong sulyap, ay sumugod patungo sa light water, bahagyang nakalaban ang light water, at sinakal at ibiniti ng Blue Fox Immortal. Blue Fox Lily, naniniwala ka ba na maaari kitang kurutin hanggang mamatay sa isang pag-iisip? Ako rin ang Sky King ng Blue Fox Family, how dare you? Blue Fox Lily, sa tingin mo ba ay ipinagmamalaki mo na ngayong nakakuha ka ng magandang katawan? Naniniwala ka bang sisirain ko ang iyong laman ngayon? Kaya kung patayin ang iyong katawan ng laman, ang iyong sanggol ay maaari lamang mabawi ang ibang mga katawan, sa oras na iyon, I'll lose the beauty of this flesh body, I'll see how proud you are. Sa pagsasabing iyon, hindi namatay ang asul na fox para durugan ang hitsura ng laman ng light water. 1752. Sa sandaling ito, dumating si Omi sa tirahan ng spiritual ke Heavenly King. Espiritual na haring celestial, espiritual na hari ng langit, nandyan ka ba? Ilang beses sumigaw si Don na walang sagot. Fuck, nasaan ang lalaki? Saan siya namatay sa isang kritikal na sandali? Naiinis si Omi, inaasahan niyang tutulungan ng spiritual ke Heavenly King si Blue Fox Lily, ngunit wala na ang lahat. Sabi ng isang katulong, wala rito ang spiritual ke Heavenly King, umalis siya ng bayan. Damo, bakit siya nag-out of town? Hindi maganda si Omi. Umunta siya para hanapin kung sino iyon. Nagulat si Omi, hinanap siya ng spiritual ke Heavenly King. Tila, sa pag-asang pupunta siya kay Tang Huon, natakot si Tang Huon na siya ay buntis. Mas mabuting humingi ng tulong kaysa humingi ng tulong, ito lang ang tanging paraan para pumunta ngayon. Agad na inilabas ni Omi ang kanyang makalangit na salamangka at walang awa na pinutol ang Blue Fox Family. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, naputol ang lupa mula sa isang malaking butas, at maraming gusali ang nahulog. Nararamdaman ito ng lahat ng malalakas na Heavenly Kings ng Blue Fox Family ngayon. Kasama ang Blue Fox Immortal. Ang momentum ng isang heaven-ranked magic weapon. Ang Blue Fox Immortal, na sinasakal ang light water at nananawagan na patayin ang kanyang laman, ay naramdaman ang momentum ng celestial grade magic weapon at agad na itinapon ang light water sa kanyang mga kamay, nagmamadaling lumabas sa langit ng walang pag-aalinlangan. Kahit gaano pa kaganda ang isang babae, hindi siya maaaring maging mas kaakit-akit kaysa sa isang heaven grade magic tool, kaya paano magkakaroon ng puso ang Blue Fox Immortal na isipin ang magandang babae?
Ang banayad na tubig ay sa wakas ay nailigtas, at si Tang Huon ay hindi nilabag. Tang Huon, alis na tayo. Ang light water ay abala sa pagsasabi kay Tang Huon. Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Tang Huon. Banayad na daan ng tubig, si Tang Xiao siguro. Siyang nasa ibabaw ng Blue Fox Family. Sadyang ipinadala niya ang chi ng isang heavenly grade magic weapon para akitin ng Blue Fox Immortal. Ah, hindi ba delikado, mahigit kalahating taon na siyang natunto ng nakaraang walong major immortal cultivation family, paano siya nasa loob ng Blue Fox Family? Si Tang Xiao ay malamang na ipagsapalaran ang kanyang sarili upang iligtas tayo, sana ay makatakas siya mula sa Blue Fox Family. Ngayon lang ay hindi namatay si Blue Fox para habulin siya, sigurado akong wala na ang iba pang mahayon heavenly kings ng Blue Fox Family, pagkatapos niya. Ako ang may kasalanan. Mukhang hinatulan ni Tang Huon ang sarili, kung hindi para iligtas siya, bakit kailangan pang ipagsapalaran ni Omi ang kanyang buhay? Huwag mong sisihin ang iyong sarili, ngayon umalis muna tayo kaagad dito, dapat ay maayos si Tang Xiaoji. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo si Omi patungo sa gate ng lungsod ng Blue Fox Family, ang dahilan kung bakit hindi niya pinili ang langit ay dahil mayroong proteksyon sa Forma Sion sa itaas ng langit. Walang kumpiyansa si Omi na masira ang proteksyong iyon, sa isang lakad. Gayunpaman, nang marating na ni Omi ang mga tarangkahan ng lungsod, nalaman niyang dalawang Mahayan Heavenly Kings ang naghihintay sa mga tarangkahan ng lungsod. Parang nahuli si Omi sa banga. Fuck! Nagmura si Omi, ang kanyang spiritual sense ay kumalat at natagpuan ang hindi bababa sa walo o siyam na Mahayan Heavenly Kings na papalapit sa lahat ng direksyon. Wala nang matatakbuhan si Omi. This time, very risky talaga si Omi, pero wala siyang choice, kailangan niyang gawin ito para maakit ang Blue Fox Immortal na iyon. Si Omi ay walang oras na mag-isip tungkol dito at sumugod sa langit. Inaasahan lamang ni Omi na ang kanyang makalangit na salamangka ay masisira ang protection na Forma Sion sa kalangitan. Cheer 12 Blades! Sigaw ni Omi at nilaslas ang protective shield sa kalangitan. Boom! Nagdilim ang kalangitan at kasabay nito, ang buong lupa ng Blue Fox Clan ay nanginig, na parabang ang protection na Forma Sion ay nagkaroon ng malaking epekto, na naging sanhi ng pagyanig ng buong lungsod. Sa kasamaang palad, ang protection na Forma Sion ay masyadong matigas, at hindi ito masira ni Omi sa isang hiwa. Nagpatuloy si Omi sa kanyang pangalawang slash. Boom! Patuloy na yumanig ang buong lungsod. Nayanig ang bundok. Gayunpaman, ang protection na Forma Sion ay hindi pa rin nasira. Si Omi, gayunpaman, ay nauubusan na ng oras. Napapaligiran siya ng hindi bababa sa 10 Mahayana Stage Powerhouse na nakapalibot sa kanya. Tumigil din si Omi sa pagbomba sa protective formation dahil walang kwenta. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay tumingin kay Omi at ngumuso, "Sige, sige." Sinabi ni Omi, ipagpapatuloy ko ba kayo, matandang demonyo? Emph, malapit na ang kamatayan, alam mo ba? Sabi ng isa pang matanda. Si Omi ay parang isang taong napilitang pumasok sa isang sulok. Bagamat totoo na hindi makatakas si Omi, hindi nagpanik si Omi, at ang pagiging mahinahon ang tanging paraan upang mabuhay. Sinabi ng pinakamalakas na matandang iyon, ikaw ang isa mula kalahating taon na ang nakakaraan. Ang isa na natunto ng walong dakilang immortal na pamilya, tama ba? Emph, alam mong nagtatanong tungkol sa makalangit na artifact na nasa kamay ko, bulag ka at hindi mo ito nakikita. Natigilan si Omi. Probo, huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparirakan, agawin ang kanyang makalangit na salamangka at patayin siya, ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba pang 7 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang, kung hindi, tiyak na darating sila upang agawin ang makalangit na salamangka. Sabi ni Fox Immortal, hindi, hindi pa ito maaring patayin, ang martial skill na ginawa niya ay malamang na ang Sheer 18 Blades, na may kaugnayan sa isang kayamanan. Sabi ng pinakamalakas na matandang iyon, hoy, anak, ang ginawa mo lang ba sa Sheer 18th Blade? Walang kamatayang tanong ni Blue Fox. Umuso si Omi, nagtatanong ng alam. Haha, ito talaga ang Sheer 18 Blades. Isang grupo ng mga Heavenly Kings ang natuwa, nadama nila ang swerte. Bata, ibigay ang lihim na paraan ng Sheer 18 Blades. Sabi ng isa sa mga Heavenly Kings. Sabi ni Omi, nasa utak ko,
Halika at hukayin mo kung may lakas kang loob na gawin yon. Anak, wala kang paraan, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan ng tapat, kung hindi, mamamatay ka lamang. Sinabi ni Omi, magsalita na parang wala akong paraan ngayon. Emph, nahuli ka namin, anong chance ng buhay mo? Mabubuhay ka kung gusto mong mabuhay o mamatay kung gusto mong mamatay. Walang kamatayang sabi ni Blue Fox. Tumawa si Omi at sinabing, halika, patayin mo ako at huwag mo nang alamin ang lihim na paraan ng 18 kutsilyo ni Shira. Sa sandaling yun, ang pinakamalakas na hari ng langit na tinatawag na Laobo ay bumantong hininga, hindi na kailangang mag-alala, mayroon akong paraan. Laobo, ano ang paraan mo para pilitin siyang ibunyag ang lihim na paraan? Bumantong hininga ang matandang yun, wala pang 100 taon ang aking buhay, ngunit halos wala ng pag-asa para sa akin na magpatuloy pa, kaya sulit na subukan kahit saang panig ko ito tingnan. Lapo, anong ibig mong sabihin? Ibibigay ko ang aking sariling laman at aagawin siya, at kapag nahuli ko na siya, hindi magiging mahirap na makuha ang kanyang mga alaala, at sa oras na iyon, ang 18 talam ng Shira ay nasa aking mga daliri. Ha, talagang magandang ideya iyon. Napangisi si Omi sa kanyang puso, nasakupin siya, napakalaking hiling. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kusang loob na hinayaan ni Omi na sakupin siya. Ipapaalam sa kanya ni Omi kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko. Sa sandaling iyon, agad na sumugod ang matandang iyon na si Yuanying kay Omi at direktang nag-drill sa utak ni Omi. Halika, tinanggap siya ni Omi. Sa sumunod na segundo, inagaw ng matandang iyon si Omi. Siyempre, sa ibabaw, parang inagaw niya iyon, pero ganun ba talaga sa katotohanan? Si Omi lang at si Laopo lang ang nakakaalam. Pagpasok pa lang ng sanggol ni Laobo sa utak ni Omi, naramdaman niyang lumubog ang kanyang sanggol, para siyang kinulong, at hindi lang niya makontrol ang katawan ni Omi, hindi na rin niya mabawi ang sarili niyang sanggol. 1753. Ah, paano nangyari iyon? Sa utak ni Omi, tanga ang sanggol ng matandang iyon. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Omi, matandang aswang, ginawa mo ito sa iyong sarili. Ikaw, ano ka ba walang tao? Bakit hindi ko makontrol ang katawan mo kahit kinuha na kita? At hindi pa ako nakaka-atras, bakit? Hahaha, at gusto mong umatras, ang ganda-ganda mo, alam mo kung ano ang pakiramdam ng walang balikan, ibig sabihin. Matandang lalaki, nananatili ka sa utak ko ng tuluyan. Hindi, hinayaan ni Omi na sumirit ang sanggol ng matandang multo. Siyempre, ang kanilang komunikasyon sa utak ay hindi naririnig ng mga tagalabas. Ang isang grupo ng mga makalangit na hari sa labas ng mundo ay abala sa pagtatanong, "Kumusta, Loper?" Si Omi ay tiyak na hindi maaaring malaman ng lahat sa sandaling ito na si Laopo ay hindi nagtagumpay sa pag-agaw dito. Tinanggo ni Omi ang kanyang ulo at sinabing, "Nagtagumpay ang seizure." Ay, mahusay. Ay. Ang grupo ng Heavenly Kings ay nag-high five, at si Laobo, na nasa utak niya, ang kanyang sanggol na nakadarama sa labas ng mundo, ay napaluha. Galit na galit, sinabi niya, "Anak, bakit mo ako ginagaya?" Bamantong hininga si Omi, baliw na matanda, "Paano ako aalis dito nang hindi ka ginagaya? Sa ngayon, hihiramin ko lang muna ang iyong pagkakakilanlan. Anak ng asungot, bitawan mo ako, pangako, ibabalik ko ang nakaraan at pakakawalan kita. Huwag mo akong gagamitan ng masasamang salita." Ah! Hindi na pinansin ni Omi ang sanggol ng matandang diablo na iyon, at sinabi sa 12 ng mga hari ng langit sa labas ng mundo, "Lahat, bumalik muna, huwag magdulot ng kaguluhan sa buong pamilya, kung hindi, madali itong kumalat, this out. Babalik ako ngayon para isakripisyo ang sanggol ng brat na iyon para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga alaala niya. Laobo, hindi dapat magtatagal, tama. Kailangan mong sabihin sa amin ang sikretong paraan ng Shira 18 Blades kung gayon ah. Siyempre, pero hindi ganoon kabilis, medyo makapangyarihan ng batang ito. Natatakot ako na mahirap ay fuse ang kanyang sanggol sa maikling panahon. Blade with you all, after all, wala akong dahilan para itago ito ng privado." Hehe, agad na lumipad si Omi, at ang 12 ng mga Heavenly Kings ay masayang bumalik sa kani-kanilang tahanan, kaya lang, lahat ay medyo matako habang nakatingin sa Heavenly Weapon, ngunit sa kasamaang palad, si Laobo ang pinakamalakas, at siya ang nagbigay,
Itinaas ang kanyang laman upang sakupin ito, kaya nararapat niyang hawakan ang makalangit na armas na iyon. Tumipad din si Ongi sa isang marangyang palasyo, ito ang kwebo ng matandang multo. Nakuha ni Ongi ang impormasyon tungkol sa matandang iyon mula sa kanyang mga alaala. Ang pangalan niya ay Blue Fox Laobo. Wala pang 100 taon na lang ang natitira para mabuhay, at kasalukuyang nasa 3 yugto ng yugto ng Mahayana. Imposible para sa kanya na maabot ang mas malakas pa sa buhay na ito. Ibig sabihin, naghihintay lang siya sa kanyang buhay na magwakas. Kung makukuha niya ang kayamanan ni Wang Shir, maaaring magkaroon siya ng kaunting pagkakataon na pumunta kahit karagdagang, kaya't hindi siya nagdalawang isip na sunggaban si Ongi. Gayunpaman, ang taong labis na nalulumbay sa sandaling ito ay si Ongi. Ano ang dapat kong gawin? Pinino ko lang ba ang kanyang sanggol, o hindi pinipino ang kanyang sanggol? Kung direktang pinino ang sanggol ni Laobo, ito ay katumbas ng pagbibigay ni Ongi sa kanyang sariling sanggol at ipinagpalit ito sa iba. Si Ongi, 120 taong gulang na sanggol kapalit ng isang matandang sanggol na wala pang 100 taon ang natitira sa buhay, ito ay hindi isang magandang deal, kahit na si Ongi ay maaaring pansamantalang makakuha ng lakas ng 3 yugto ng yugto ng Mahayana, ngunit siya ay natalo ang kanyang sarili. Ang hitsura ng sanggol ni Ongi ay hindi na eksaktong katulad ng kanyang orihinal na katawan, ngunit isang matandang multo. Hinding-hindi ako magiging tanga ng ganito. Agad na umiling si Ongi, hindi pinipino si Laobo. Nang sanggol, mas gugustuhin niyang hanapin ang kayamanan at dahan-daang nagiging mas malakas kaysa sa ganitong uri ng resulta. Pansamantala, maaaring gamitin ni Ongi ang pagkakakilanlan ni Laobo, nang walang krisis sa Blue Fox Family, hintayin ang pagbukas ng Rainbow Bridge, pagkatapos ay dumiretso sa Six Seas at kurutin ang sanggol ni Laobo. Sa gabi, pumunta si Ongi sa kwebo ng Light Water, ngunit sa kasamaang palad, wala doon ang Light Water. Bumalik si Ongi sa bahay ng babaeng magsasaka kung saan naroon si Mo Chenji. Oo naman, nandoon lahat sina Tang Huon, Light Water, Lu Yoxi, at Yan Zinyi. Ongi, sa wakas nakabalik ka na. Siya nga pala, ikaw ba si Don Ongi, o ang matandang multo na kumuha sa iyo mula sa akin? Nag-iingat si Mo Chenji. Sa araw, ang eksena ng pag-agaw ni Ongi sa kalangitan ay nakita ni Mo Chenji at ng iba pa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Light Water na huwag mag-alala. Hindi nakaimik si Ongi at sadyang sinabing, ako ay isang matandang multo. Ah, nagulat si Mo Chenji at ang iba pang mga babae. Talagang matandang multo iyon, oh my god, patay na si Ongi. Nang makita ni Ongi ang kanilang mga panik na tingin, tumigil siya sa pagbibiro at sinabing, sige, ako si Ongi. Tang Xiao, okay ka lang ba talaga? Nakita naming lahat ang matandang diablo na iyon na hinuli ka sa maghapon. Bueno, ang paghuli sa akin ay ang pinakabobong bagay na dapat gawin, at ngayon ay nakulong sa utak ko ang matandang multong sanggol na iyon. Iniisip ng ibang Sky Kings ng pamilyang Blue Fox na ako si Loper, kaya ligtas na tayo ngayon. Gaman ang pakiramdam ng lahat, sa maghapon, nang makita nilang nakulong si Ongi, lahat sila ay umiyak sa takot, iniisip na sa pagkakataong ito ay tapos na talaga. Ang Light Water ay abala sa pagsasabing, congratulations, congratulations Ongi. Inilibot ni Ongi ang kanyang mga mata, ano ang dapat ikatuwa? Tang Xiao, natulungan mo akong i-fuse ang sanggol ni Blue Fox Lily noon, kaya tiyak na ma-fuse mo mismo ang sanggol ni Blue Fox Loper, at hanggat pinagsama mo ito, magiging malakas ka na agad na 3 yugto ng yugto ng Mahayana. Ang panghabang buhay na paglilinang ng Blue Fox Laopo na iyon ay naging iyon na. Masaya ring sinabi ni Tang Huon, ma'am, mahusay, nakakahumaling, ang matandang multo na iyon, sa lahat ng hirap ng buhay niya. Gumagawa siya ng dote para sa iyo. Masayang nagpalakpakan sina Lu Yoxi at Yan Zinyi. Sa isang malalim na pagkunot ng noo ni Mo Chenji, sinabi ni Mo Chenji, Ongi, hindi mo dapat pagsamahin ang sanggol ng taong iyon, hindi ito katumbas ng halaga. Ah, bakit? Ang Light Water at ang iba pa ay nataranta habang nakatingin kay Mo Chenji. Sinabi ni Ongi, okay, tama si Chenji. Paano ko kaya pagsasamahin ang Yuan Infant ng ibang tao? Kalokohan ko, Ongi, na napakabata at may walang katapusang hinaharap, na ipagpalat ang isang matandang sanggol na may habang buhay na wala pang 100 taon. Ugh,
Maliban kay Mo Chenji, ang iba pang mga babae ay natigilan doon, hindi nila naisip ang tungkol dito. Tang Xiao, kung gayon wala kang planong mag-fuse, ano ang iyong mga plano? Tanong ni Lightwater. Sinabi ni Omi, sa loob ng ilang buwan, magbubukas ang Rainbow Bridge at pagkatapos ay dumiretso tayo sa Six Seas. Kapag narating natin ang Six Seas, papatayin ko ang sanggol ni Laobo at matatapos na ang bagay na ito. Tumanggo si Tang Huon at ang iba pa, si Mo Chenji lang ang hindi tumanggo. Sinabi ni Mo Chenji, napakasamang patayin ang sanggol ni Laobo, Omi, maaari mo ring dalhin ito sa taong nangangailangan nito. Humanap ka lang ng isang taong mahina ang lakas at isama mo ito sa kanya bilang isang mabuting gawa. Ha? Yeah. Umiti si Omi, kung gayon kanino ang mabuting ibigay ito? Whatever, pero ang sanggol ni Lobo ay may lifespan na wala pang 100 taon, kaya kung iba ang magsasama nito, hindi ba ito ay magiging mahabang buhay din? 1754. Iyon ay tiyak, ang mga sanggol ay kung saan ang mga kaluluwa ay nag-evolve, at kapag ang kaluluwa ay nawala, ang katawan ay nagiging isang bangkay. Ang habang buhay na wala pang 100 taon, ito ay talagang nakakagulo. Sa sandaling ito, mukhang hindi maganda ang banayad na tubig. Alam ka agad ni Omi na ang lifespan ng Lightwater ay ang lifespan din ng Blue Fox Lily na kanyang pinagsamahan. Sabi ni Omi, Lightwater, Blue Fox Lily ang kanyang infant lifespan, may natitira pa siyang 180 years, kaya may 180 years ka pang mabubuhay. Well, di bale, tao lang naman ako na hindi pa nakakatapak sa landas ng walang kamatayang paglilinang. Kung mediocre lang ako buong buhay ko, 300 to 400 years na lang ang buhay ko at hindi ko alam kung papatayin ako, ngunit ngayon kahit na 180 taon na lang ang natitira sa buhay ko, maaari na akong mamuhay ng isang kapanapanabik na buhay. Sabi ni Lightwater. Tinapik siya ni Omi sa balikat. In short, may give and take. Sinabi ni Mo Chenji, kung ang banayad na tubig ay maaaring maging isang immortal sa loob ng 180 taon, kung gayon walang epekto. Maging isang immortal sa loob ng 180 taon. Paano ito posible? Ang aking mga kwalifikasyon ay hanggal, ito ay imposible. Umiling ng diretso si Lightwater kahit na gusto rin niya. Umiti si Mo Chenji, sa iyong sarili, siyempre imposible, ngayon ay nasa ating Young Master Tang na matupad ka. Tandaan ang website consu8.net. Ah, makakatulong din yan. Siyempre, ang saligan ay makikita natin ang kayamanan ni Wang Shiro, pati na rin ang kayamanan ng Nine the Wish Demons. Sabi ni Omi, magaan na tubig, hindi ko ito masisiguro ng 100%, ngunit hanggat may pagkakataon, tiyak na tutulungan kita. Sige, ngayon tayong lahat pumunta tayong lahat sa iyong tirahan at maghintay para sa Rainbow magbubukas na ang tulay sa loob ng ilang buwan. Paano kung hindi mamatay ang Blue Fox at hinahanap ako? Nag-aalalang tanong ni Lightwater. Huwag kang mag-alala, nandito ako, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay isang Blue Fox Laupo. Nang gabing iyon, kinuha ni Omi si Mo Chenji at ang iba pa at dumiretso sa kwebo ni Blue Fox Lily, naligo si Omi at saka niyakap si Mo Chenji at natulog. Kinaumagahan, si Omi at Lightwater at ang iba pa ay kumakain sa main hall nang may malakas na sigaw mula sa labas, Lily, lumabas ka. Narinig agad ni Omi na si Blue Fox Immortal. Kahapon, nahuli ng Blue Fox Immortal si Tang Huon at sinubukang ipako si Tang Huon, pagkatapos nito ay nagsakripisyo si Omi ng isang makalangit na magic weapon at si Tang Huon at Lightwater ay nakatakas. Ngayon, tapos na at inisip muli ng Blue Fox Immortal si Tang Huon, paano niya ito hahayaan ng ganoon? Sa makatuwid, kaninang madaling araw, personal na pumunta rito ang Blue Fox Immortal at nangakong hindi lang niya kukunin si Tang Huon ngayon, kundi pati na rin si Nayan Xingyi at Lu Yoxi. Really, lumabas ka at bigyan mo ako ng paliwanag, kung hindi, pipilitin kong pumasok. Sa labas ng Blue Fox, sigaw ni Immortal. Nagbago ang mukha ni Lightwater at tumingin kay Omi at sinabing, Tang Xiao, ito ay Blue Fox Immortal, ano ang dapat nating gawin? Hindi siya nagtagumpay sa pagkuha ni Tang Huon kahapon, at tiyak na hindi siya titigil ngayon. Sabi ni Omi, itong anak na ito, pagod na siyang mabuhay. Omi, hindi mo siya mapapatay nang hindi pinagsama ang sanggol ni Laobo,
At kung gusto niya tayong patayin, wala tayong kapangyarihang lumaban. Tumingin si Mo Chenji kay Omi, kung alam niya iyon, sana mas mabuting huwag na lang pumunta dito sa Lightwater at magtago na lang sa bahay ng babaeng magsasaka hanggang sa araw na bumukas ang Rainbow Bridge. Sabi ni Omi, huwag kang mag-alala, bagamat wala akong lakas ng Mahayana stage, nasa akin man lang ang ikatlong yugto ng Mahayana stage, kaya nandoon pa rin ang momentum, bukod pa, ang Blue Fox IT know the truth kahit hindi siya mamatay, would he dare to resist me? See how I'll deal with you today. Omi, kahit anong mangyari, huwag mo siyang i-provoke, baka ma-expose ka kung gagawin mo. Alam ko, Lightwater, buksan mo ang pinto. Binuksan ng Lightwater ang pinto, nakatayo sa labas si Blue Fox Immortal. Lightwater, tayong lahat ang Heavenly King ng pamilya, sana ay huwag mong hayaang maging hindi kasiya siya ang ating relasyon, ibigay mo ang maliit na kagandahang iyon mula kahapon at maaari kong iwanan ang nangyari kahapon ng mag-isa. Ang Blue Fox ay hindi mamatay bukas. Sabi ng pinto, sinadya ni Omi na niyakap si Tang Huon at lumabas ng pinto. Ah! Nakita ni Blue Fox Immortal si Omi na naglakad palabas habang nakaakbay kay Tang Huon, nagulat siya, natulala ang buong katawan niya, ang maliit na kagandahang gusto niya ay niyakap ng pinakamalakas na lalaki sa pamilya, ano ito, ano naging ganito ang sitwasyon? Na immortal si Blue Fox doon, paanong hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon? Niyakap ni Omi si Tang Huon at sinabing, kapatid na walang kamatayan, ang maliit na kagandahang sinasabi mo. Ngunit ito, Rao, Ropo, ano, anong nangyayari, anong ginagawa mo dito? Nanginginig sa gulat si Blue Fox Immortal. Sinabi ni Omi, Immortal, narinig ko na gusto mong agawin ang maliit na kagandahang ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ba sinabi sa iyo ng Lightwater kahapon kung sino siya sa akin? Laopo, hindi sinabi ng Lightwater ah, kayo. Emph, lumuhad ka para sa akin. Utos ni Omi, gayunpaman, hindi kayang gawin ng totoong loper ang ganoong bagay, ngunit papaluhod na sana siya ni Omi. Laopo, baliw ka, nagulat ang asul na fox. Laopo, sa bilang ng tatlo, kapag hindi ka lumuhod, papatayin kita. Kuya Laopo, ikaw, isa, Laopo, paano mo magagawa? Dalawa, Rao, tatlo. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ni Omi ang kanyang heavenly grade magic tool at mukhang gagawin niya ito. Tons! Agad na lumuhad ang Blue Fox Immortal at tumingin kay Omi na puno ng pagsuway. Umakyat si Omi, pa, sinampal ni Omi ang mukha ng Blue Fox Immortal. Laopo, hindi ako kumbinsido, hindi ko alam kung ano ang kinalaman niya sa iyo. Pa, sampal ulit ni Omi, Laopo, ikaw, sampal. Isa pang sampal. Napakahigpit na kinuyam ni Blue Fox Immortal ang kanyang mga kamao. Ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman, dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Laopo. Napabuntong hininga si Omi, Immortal, kung maglakas loob kang isipin sila muli, papatayin kita. Huwag kang maglakas loob, labas. Oo. Napatingin si Blue Fox Immortal kay Lightwater na may hinanakit. Naisip niya na malamang na ang pagkabigo ni Blue Fox Lily na sabihin sa kanya ang naging dahilan upang masaktan niya si Laobo. Sumanggot ang Lightwater, deserved it. Lily, naalala mo, kinagat ni Blue Fox Immortal ang kanyang ngipin at lumipad, sinampal siya ni Omi ng ilang beses, ngunit wala siyang nagawa kundi ilabas ang galit kay Blue Fox Lily. Sa kasamaang palad, paano niya nalaman iyon, parehong Blue Fox Lily at Blue Fox Laobo ay hindi na ang mga orihinal na may-ari. Sabi ni Omi, sige, wala na siya, kaya sigurado akong hindi siya maglalakas loob na sumama. This time is a bargain for him, I will definitely kill him in the future when I have the chance. Ma'am, si Omi at ang iba pa, ay tumira sa Blue Fox family ng ganoon. Wala sa kanila ang nagkaroon ng problema pagkatapos noon. Sa isang kisap mata, ilang buwan na ang mabilis na lumalapit. Darating din ang araw kung kailan magbubukas ang Rainbow Bridge. Ang Blue Fox family, bawat taon, kalahating buwan bago magbukas ang Rainbow Bridge, ay magsasagawa ng isang pulong upang talakayin ang usapin ng pagpunta sa Six Seas, halimbawa, kung saan 100 katao ang maaaring pumunta sa Rainbow Bridge. Sa makatuwid, bawat taon sa oras na ito, ang Blue Fox family ay magkakaroon ng kompetisyon.
Siyempre, wala ito sa negosyo ni Omi. Si Omi ay nagpapanggap na ngayon bilang Blue Fox Laobo, kaya ang pinakamaraming magagawa ni Omi ay pumunta at manguna sa pulong at sa wakas ay gumawa ng pangwakas na desisyon kung saan ang mga tao ay maaaring pumunta sa Rainbow Bridge. Bilang ang pinakamalakas sa pamilya, natural na may kalayaan si Omi na ayusin ang ilan sa kanyang mga malalapit, kaya hindi na rin tinawag na bagay si Tang Huon at ang iba pa na pumunta sa Rainbow Bridge. 1755, makalipas ang kalahating buwan, opisyal na binuksan ang Rainbow Bridge. Sa araw na iyon, ang isang may kulay na anino sa kalangitan, kung makikita sa malayo o sa malapitan, ay isang bahaghari. Ang bahaghari ay dahan-dahang umunat mula sa langit, at nang ito ay umabot sa gitna ng hangin, ito ay naghiwalay ng walong magkahiwalay na dao. Ang walong dao ay umabot sa walong immortal na pamilya. Ang bahaghari na umabot sa Blue Fox Family ay dumaong mismo sa gitna ng Blue Fox Family, sa harap mismo ni Omi at ng iba pa. Sinabi ni Omi, lahat umakyat sa tulay ng bahaghari ng paisa-isa sa pagkakasunod-sunod. Oo, si Omi, bilang number one strongest person ng Blue Fox Family, ay natural na unang umakyat, na sinundan ni Tang Huon, Lu Yoxi, Yan Xingyi, Mo Chenji, Lightwater, at iba pa sa likod ni Omi. Natapakan ng mga paa ni Omi ang bahaghari na tila naaaninag na fog, ngunit nang talagang natapakan niya ito ay napakatigas ng pakiramdam. Sinundan ni Omi ang Rainbow Bridge at dahan-dahang naglakad patungo sa langit. Sa itaas ng mga puting ulap sa kalangitan, mayroong isang lungsod na parang labi ng dagat, at kung hindi dahil sa tulay na bahaghari, walang paraan upang makarating doon. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayun din, ang iba pang 7 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ay umakyat din sa Rainbow Bridge. Hindi nagtagal, tumayo si Omi sa mga ulap, humakbang papunta sa mga ulap, at sa sumunod na segundo, naramdaman ni Omi na nagbago ang tanawin sa likod niya, at ang mga gusali sa paligid niya ay naging totoo, hindi na ilusyon. Alam ni Omi na sa wakas ay nakarating na siya sa Six Seas. Wow, ito na ang Six Seas, nakarating na rin tayo sa Six Seas. Naghiyawan ang mga tao. Nang makaakyat ang lahat sa Rainbow Bridge, nawala ang Rainbow Bridge. Sinabi ni Omi sa mga taong nagmula sa Blue Fox Family, lahat, malaya kayong gumagalaw, mas malakas ang aura ng Six Seas, makakahanap kayo ng kahit saang lugar na linangin, kung gusto ninyong bumalik sa Five Seas, kailangan mong pumunta dito sa loob ng 1 taon kapag bumukas muli ang Rainbow Bridge. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Omi kasama si Tang Huon at ang iba pa. May gustong sabihin pa ang mga angkan ng Blue Fox Clan, ngunit wala na si Omi. Sinabi nila sa kanilang mga puso na si Laobo ay masyadong irresponsible, iniiwan ang lahat ng ganoon na lamang. Sa kasamaang palad, hindi si Omi ang tunay na Blue Fox Laobo. Hindi siya obligadong tumira at alagaan ang mga angkan na iyon. Kaagad pagkatapos umalis ni Don Omi, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, na hindi niya tunay na anyo nung kinuha sa kanya si Don Omi noon. Sige, ako si Omi ngayon, hindi na ako Blue Fox Loper, magsimula tayo ng bagong buhay. Susunod, hahanapin natin ang kayamanan ng 9 Demons in the Six Seas. Sinasabi sa akin ang intuit ayon ko na ang 9 ang kayamanan ng mga demonyo ay patungo sa timog, sa isang napakalaking kayamanan. Sabi ni Omi, mabuti, ngayon mananatili tayo sa Six Heavy Seas at bukas, kapag handa na tayong umalis, kailangan din nating maging pamilyar sa 6 na mabibigat na dagat upang ang susunod nating paglalakbay ay hindi maapektuhan. Nang gabing iyon, nanatili si Omi at ang iba pa sa isang inn sa Sea of Six Heavy Seas. Bagamat ang 6 na mabigat na dagat ay mayroon ding maraming walang kamatayang pamilya ng paglilinang, ngunit hindi tulad ng 5 mabigat na dagat, walang dibisyon ng teritoryo dito, lahat ay maaaring pumunta kahit saan, kaya maraming mga restoran at inn dito, at ang mga kalye ay napakasigla, katulad na katulad, sa mga lugar na ito tulad ng 4 Heavy Sea at ang 3 Heavy Sea, ang pagkakaiba lang ay ang aura dito ay mas siksik kaysa sa 5 Heavy Sea. Bago hawakan ng 5 dagat ang 8 tulay ng bahaghari, ang mga immortal ng 5 dagat, lumaban sila ng parang impyerno para sa 100 upuan sa mga tulay, at bawat taon, maraming tao ang namamatay para dito. Nang maglaon, hawak ng 8 dakilang pamilyang walang kamatayan ang 8 bahaghari tulay, at mula noon,
ang pagiging makapunta sa Sea of Sixfold ay naging patent ng Eight Great Immortal Families. Umupo si Omi sa kwarto, pinalibutan siya ng limang babae, at itong limang babae, mas maganda ang isa sa isa. Medyo natahimik si Omi, lalaki siya, nangunguna sa isang grupo ng mga magagandang babae, at talagang mas mag-iisip ang mga hindi nakakaalam. Gayunpaman, wala talaga si Omi sa mood na tawagan ang sinumang kaibigan sa mundo ng mga espiritu, higit na hindi kapatid, dahil, ang mundo ng mga espiritu ay nakatadhana na maging isang lumilipas na yugto para sa kanya. Itinuro ni Omi ang mapa sa mesa at sinabing, ang lugar na pupuntahan natin, ay dapat na narito. Ang dagat ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Muchenji, ang lugar sa mapa na itinuturo ni Omi ay isang lugar na tinatawag na dagat ng kamatayan. Sinasabi sa akin ng aking intuition na ang kayamanan ng Nine the Wish Demons ay ang dagat ng kamatayan. Sinabi ni Muchenji, gayunpaman, ang mapa ay nagmamarka na ang dagat ng kamatayan ay isang lugar na walang immortal na maglalakas loob na pasukin, at may marka rin ito ng pulang linya. Sabi ni Omi, hindi lang iyan, nag-inquire din ako, para makarating sa Sea of Death, kailangan nating tumawid sa Strait of the Dead, at sa mga sinasabi ng mga tao dito, mamamatay na tayo bago pa man tayo makalapit sa ang dagat ng kamatayan. What then? Still going? Tanong ni Lightwater. Oh, bakit hindi ka pumunta? Umiti si Omi. Ang Strait of the Dead, nabalitaan ko na mayroong walang katapusang mga espiritu doon, ang lahat ng mga espiritu ng anim na dagat na namatay ng abnormal ay magtatagpo doon, ito ay parang netherworld. Bahagyang umiti si Omi, no effort is no gain, besides, the Sea of Death, hindi naman siguradong mamamatay ang sinumang pupunta doon, pero ang posibilidad ng kamatayan ay lampas sa 60 o kahit 70%, gaano man kalakas ang walang kamatayang magsasaka. Ay, gaano man sila kalakas, kaya ang lugar na ito ay tinukoy bilang dagat ng kamatayan, hindi ito nangangahulugan na ang sinumang pumunta doon ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, ang dami ng namamatay sa immortal na mundo ay napakataas kaya kakaunti ang nang ahas na pumunta doon, kasama ang pinakamalakas. Gayunpaman, may ilang mga outlaw, o mga may karanasan, na nang ahas na pumunta. Kung hindi, saan pa magmumula ang kasalukuyang auction ng matataas na espiritual na gamot ng Sixes Workshop City, at maging ang mga sinaunang magic weapon at iba pang kayamanan. Lahat sila ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para makuha sila mula sa dagat ng kamatayan. Bukod dito, ang dagat ng kamatayan ay hindi lamang nagtataglay ng mga kayamanan ng Siyam na The Wish Demons, kundi pati na rin ng maraming iba pang sinaunang kayamanan. Saan mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ni Omi, lumabas ako para bumili ng mapa kaninang hapon at tinanong ang mga tao tungkol dito. Yaong mga nagsapanganib ng kanilang buhay upang pumunta sa dagat ng kamatayan, una, upang mangulekta ng mga espiritual na gamot, at ikalawa, upang makita kung makakahanap sila ng mahika. Mga kayamanan mula sa mga sinaunang relics. Sa ngayon, ang pinakasikat at kilalang relic ng Sea of Death ng mga tagalabas ay, ang Luganggang Cave at ang Baiziang Relic. Ang dalawang lugar na ito ay bibisitahin ng halos lahat ng naglalakbay sa Sea of Death upang makita kung maaari pa nilang kunin ang mga piraso. Kahit na pagkatapos na hanapin sa loob ng 10,000 taon, ang mga tao ay madalas na makahanap ng magagandang bagay sa dalawang lugar na ito. Gayunpaman. Pero ano? Sinabi ni Omi, gayunpaman, ang anumang lugar na may mabibigat na kayamanan ay kadalasang may malalakas na hayop, o ilang hindi maipaliwanag, madilim na nilalang na kahit sino ay hindi nakakaalam kung ano sila, kaya ang pagpunta sa mga labi ng mga sinaunang taong ito, pati na rin ang buhay, masamang buhay, at marahil ay kamatayan. Paano naman tayo? Tumingin si Muchenji kay Tang Huon at sa iba na may pag-aalala, mas mahina sila, kailangan bang sumama? 1756. Sinabi ni Don Omi, dapat silang sumama sa atin. Bakit? Huminga ng malalim si Omi, sa totoo lang, kaninang hapon, si Omi ay lihim na nag-pro-project na sa pagkakataong ito, dalawa sa kanilang anim ang mamamatay, hindi pa rin nagawang iproyekto ni Omi kung sino ang mamamatay, ngunit ang may pinakamataas na posibilidad sa projection ni Omi ay Lightwater, sinundan ni Yan Xingyi. Sa makatuwid, sa hapon, binalak ni Omi na huwag silang apat na magsama sa dagat ng kamatayan, si Omi at Mocheni lamang. Gayunpaman, kung hindi sila sumama,
ang karagdagang projection ay mas masahol pa kaysa sa pagsama, lahat sila ay mamamatay, at sila ay mamamatay ng kaawa-awa. Kaya naman, desidido si Omi na pagsamahin sila, kahit na ang kahihinat na ng pagsasama, dalawa sa kanila ay maaaring mamatay. Phew! Tumingin si Omi kay Yan Xingyi at Lightwater, umaasang hindi sila mamamatay. Ang extrapolation ay, sa totoo lang, isang sixth sense, natapos ng tumpak, ngunit nagawang tumugon sa ilang mga posibilidad, at, ang extrapolation ay lubhang nakakapagod sa pag-iisip. Nagproyekto si Omi sa hapon, at bilang isang resulta, aabutin siya ng hindi bababa sa kalahating buwan upang makabawi sa kanyang peak. Kaya naman, hindi alam ngayon ni Omi kung dapat ba siyang maghintay hanggang sa gumaling siya sa kanyang peak o kung dapat na siyang umalis bukas. Kinabukasan, nagpasya pa rin si Omi na umalis, pagkatapos ng lahat, ang pagpunta sa pagkatapos ng kamatayan ay hindi isang bagay na maaaring maabot sa loob ng 3 hanggang 5 araw, ngunit tatagal ng hindi bababa sa 5 buwan, na sapat na katagal para makabawi si Omi. Ang unang website na m.kanshu8.net. Ang anim ni Omi ay dumating sa isang daungan, handang bumili ng bangka. Dahil imposibleng umasa sa lumilipad na mga espada upang lumipad sa dagat ng kamatayan, hindi alam ni Omi kung bakit hindi, lahat, gaano man kalakas, ay kailangang gumamit bangka, kaya bangka lang ang nabili ni Omi. Gumamit si Omi ng flying sword bilang kapalit at mabilis na bumili ng bangka. Sige, umalis ka na. Personal na nilayag ni Omi ang bangka, dahil walang gustong pumunta sa dagat ng kamatayan kasama nila. Hindi nagtagal pagkaalis ng barko ni Omi, lumipad ang isa pang malaking barko mula sa daungan, patungo sa parehong direksyon ng kay Omi, pati na rin sa dagat ng kamatayan. Ang pinagkaiba ay ang sa kanila ay isang malaking barko, at maraming malalakas na tao ang sakay. Prinsipe, mula rito hanggang sa dagat ng kamatayan, sa loob ng halos 4 na buwan, mararating natin ang kipot ng mga patay, ang paglalakbay bago ang kipot ng mga patay ay hindi mapanganib, tanging ang kipot ng mga patay ang lubhang mapanganib. Gayunpaman, tayo may pinakamaraming mersenaryong grupo na tutulong sa atin, tiyak na makatawid tayo sa Strait of the Dead ng ligtas. Sa kubyerta ng malaking barkong ito, isang matandang lalaki sa yugto ng Mahayana ang nagsabi sa isang binata na malapit nang nasa destruction stage, tila hindi simple ang pagkakakilanlan ng binatang iyon sa yugto ng destruction dahil nakahingi siya ng tulong sa pinakakaranasan na mersenaryong grupo. Nagtanong ang batang ginoong iyon, anong grupong mersenaryo? Death Side, ito ang pinakamalakas na mersenaryong grupo sa buong 6 na dagat, at ang kanilang pinuno ay kilala bilang kamatayan. Sa pagitan ng 500 taon, 10 beses silang dumating at umalis mula sa dagat ng kamatayan. Ngayon maraming mahahalagang kasangkapan sa Mahika, mga kayamanan ng Mahika, elixirs, at formation scrolls ng 6 Heavy Sea ay nakuha ng kanilang mersenaryong grupo sa Sea of Death Prince, this time ay may Death Side Mercenary Corps na naglalakbay kasama natin, naniniwala ako na ito ay napakaligtas, tiyak na makikita mo ang marangal na bituin sa iyong buhay. Pagkasabi niyan, binuksan ng binata ang isang portrait, sa portrait ay isang babae, ang babaeng iyon ay may pambansang hitsura, kung titingnan mong mabuti, ang taong ito, ay halos kamukha ni Yan Xingyi. Tiningnan ng batang ginoong iyon ang larawan at sinabi, sana nga, kung nilinlang ako ng matandang diablo na si Yunzi, tiyak na hindi ko siya patatawarin. Duke, si Yunzi ay isang malakas na master ng kapigatian sa kidlat, dalubhasa siya sa formation, siya ang pinakamalakas na formation master sa buong mundo ng espiritu, ang kanyang isip ay wala na. Pangkalahatang paglalarawan ito, kaya siguradong hindi magiging mali ang kanyang projection ability, dahil sinabi niya na kung pupunta ka sa lugar na ito, tiyak na mahahanap mo ang marangal na bituin sa iyong buhay. Sa sandaling ito, unti-unting lumilipad pasulong ang barko ni Omi. Sa unang 3 buwan, walang anumang panganib. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unti itong nahaharap sa ilang tao. Omi, ayon sa direksyon sa mapa, mararating natin ang Strait of the Dead sa loob ng halos 1 buwan. Sabi ni Mu Chenji, bueno, ang Strait of the Dead, sa wakas ay narito na, at hindi ko alam kung ano ang nakakatakot dito. Yeah, feeling ko medyo bumibilis ang heartbeat ko bago pa man tayo makarating doon, sana sa pagkakataong ito, wala ng casualties sa atin.
Sinabi ni Omi, kahit ang pinakamakapangyarihang mersenaryong grupo sa Six Seas ay hindi maaaring maging ganap na hindi nakakapinsala. Ah, mukhang medyo kinakabahan si Mo Chenji. Noon lang, mahigit isang dosenang malalaking barko ang biglang sumulpot sa harapan nila, nahamarang kay Omi at ng iba pa. May isang sitwasyon. Nagsalubong ang kilay ni Omi nang unti-unting lumalapit ang dosenang malalaking barko at pinalibutan ang barko ni Omi. Nascan na ang spiritual sense ni Omi, at ang dose-dosenang mga malalaking barko na nakapalibot sa kanya ay naglalaman ng dalawang yugto ng Mahayana, dose-dosenang mga yugto ng paghihiwalay, at hindi mabilang na mas mababang antas ng Immortal Cultivator. Dir-diretsyong lumipad si Omi, at si Mo Chenji ay abala sa pagsasabing, "Omi, huwag kang pabigla-bigla, napakahina namin ngayon, at ang iyong tunay na lakas ay hindi kayang patayin ang separation stage." Manum, tumango si Omi, gayunpaman, pinasakay ni Omi ang sanggol ni Blue Fox Laobo, kaya si Omi ay isang Mahayana stage mula sa labas, kaya hanggat wala siyang ginagawa, hindi malalaman ng iba na siya ay talagang isang merging. Yugto. Tumipad si Omi sa malaking barko ng kabilang partido at dumiretso sa dalawang Mahayana stage powerhouse sa malaking barko ng kabilang partido. Bakit mo pinipigilan ang barko ko? Naglabas ng galit si Omi ng personal sa dalawang yugto ng Mahayana sa kabilang panig. Ang dalawang yugto ng Mahayana sa kabilang panig ay nasa ikatlo at ikalawang yugto ng Mahayana ayon sa pagkakabanggit. Hehe, itong kapwa Dawist, kami ay mula sa Ironclad Island, ang Ironclad Clan, at ang lugar na dinadaanan mo ngayon ay ang dagat ng aking Ironclad Clan. Sigurado akong ikaw ang patungo sa dagat ng kamatayan, at tiyak na pupunta ka sa dagat ng kamatayan sa unang pagkakataon. So paano kung ako nga? Hindi ka takataka na ang sinumang regular na naglalakbay sa dagat ng kamatayan, o may karanasan dito, ay liko upang madaanan. So, hindi ako makakadaan dito. Oo, ito ang tubig ng Iron Clan, sa loob ng hindi mabilang na taon, walang tagalabas na pinayagang makapasok sa ating mga tubig, at hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sa ilalim ng dagat na ito, mayroong hindi mabilang na mga ninuno ng aking Iron Clan na inilibing, gawin sa tingin mo ay may makakalampas sa ulo ng ating mga ninuno. Galit na galit ang lalaking iyon sa ikatlong yugto ng Mahayana. Sabi ni Omi, paano kung kailangan kong dumaan? Hahaha, subukan natin. Naging tense ang sitwasyon, na parabang sa susunod na sandali ang gagawa nito. Gayunpaman, alam na alam ni Omi na siya ay nagkaroon lamang ng momentum ng ikatlong yugto ng Mahayana ng walang kabuluhan, at wala ang tunay na lakas ng yugto ng Mahayana. Mayroong 12-12 ng separation stage sa grupong ito ng mga taong Iron Clan, at malamang na sinuman sa kanila ang makakatapos sa kanila. Si Omi at ang iba pa sa kanila ay medyo mahina na para makadaan sa Six Seas. 1757. Five Heavy Seas Omi at ang iba pa ay halos wala na doon. Hindi banggitin na ang yugto ng Mahayana ay puno ng mga tao, kahit na sa Sixfold Sea, ang pinagsamang yugto ng katawan at ang yugto ng pagkagambala ay puno ng mga tao. Si Omi ay isang pinagsamang pangalawang yugto lamang, habang si Tang Huan Mo Chenji at ang iba pa, na higit na pinagsama-samang unang yugto, ay kabilang sa pinakamahinang grupo ng mga tao na tumatakbo ng buong lupa sa anim na mabigat na dagat. Siyempre, hindi dahil sa ang Six Heavy Sea ay walang mas mahina gaya ng Infant Stage, pero marami lang ang Combined and Distinct Stages na medyo nagsasalita. Bukod dito, upang makapanirahan sa Six Heavy Sea, ang lakas na ito ay hindi karaniwan, kung hindi, imposibleng maging isang kapangyarihan sa Six Heavy Sea. Ang lugar kung saan naroon si Omi at ang iba pa ay ang Sixfold Sea, ang teritoryo ng Ironclad Clan. Saglit na hinarap ni Omi ang dalawang Ironclad Clans, walang nag-away, tutal, akala ng kabilang panig ay nasa ikatlong yugto na rin ang yugto ng Mahayana si Omi. Sabi ni Omi, so ano ang gusto mo ngayon? Ang sinumang makagambala sa ating mga ninuno sa Ironclad ay dapat pumunta sa ating Ironclad Island, gumawa ng mga pagbabago sa ating mga ninuno na Ironclad, at tumanggap ng kapatawaran bago sila magpatuloy. Paano kung ayaw nila, Emph? Six Seas, wala pang nang ahas na tumanggi. Tandaan ang URL Consuate.net. Oh, boy, seryoso ka ba sa laban namin? Muling naging malungkot ang sitwasyon. Sa oras na ito, lumipad si Mo Chenji at nagsabi,
Ano ang ibig sabihin ng pagpunta at pagbawi sa iyong mga ninuno? Walang kabuluhan, pag-aalay lang ng insenso sa ating mga ninuno para makamtan ang kapatawaran. Tutal ginulo mo naman ang mga espiritu ng namatay na mga ninuno natin. Sa oras na ito, lumipad din ang banayad na tubig. Ang banayad na tubig ay isa ring grand multiplication stage, bagamat ito ang unang yugto, gayunpaman, ang banayad na tubig ay walang epekto sa dalawang iron clan grand multiplication stage, dahil ang unang yugto ay walang katugma kung ihahambing sa ikalawang yugto, at upang maabot ang antas na ito, kahit na sa parehong antas, ang lakas ng iba't ibang tao ay lubos na naiiba. Tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at malayong mas mababa sa mga tunay na nagalinang sa yugto ng Mahayana sa kanilang sarili. Kung hindi, maaaring bigyan muna ni Omi ng banayad na tubig ang paggamit ng Heavenly Dharma, na magpapalakas din sa kanilang grupo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mapino ng light water ang isang magic weapon ng heavenly grade, kaya paano niya sasabihin ang tungkol sa pagmamaneho ng isang heavenly grade magic weapon? Nagpalitan ng tingin si Mu Chenji kay Omi at sinabing, "Sige, tayo na. Iyon ang tamang gawin, sumama ka sa aming barko." Tiniis ni Omi ang kanyang galit, ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang iuko ang kanyang ulo sa ilalim ng bubong. Bumalik si Omi sa kanyang barko at hinayla ang kanilang barko, kasunod ng barko ng Iron Clan. Sa sandaling ito, daan-daang milya ang layo, isang malaking barko ang naglalayag sa parehong direksyon, ngunit nang ang malaking barkong iyon ay umabot sa isang tiyak na distansya, agad itong lumiko sa kanyang busog at umikot sa ibang direksyon. Nang makita ito ng batang ginoong nakatayo sa kubyerta, abala siya sa pagtatanong, bakit malayo ang direksyon ng paglalakbay? Duke, wala kang ideya, ituloy mo, dagat ito ng Iron Clan. Ang Iron Clan? Oo, ang mga dagat ng Iron Clan ay hindi madaling lapitan. Bagamat ang isang tao ay kailangang dumaan sa tubig ng Iron Clan upang makarating sa dagat ng kamatayan, sinumang dumaan ay dapat na lumihis, kung hindi, sila ay mapapawi bago sila makarating sa straits ng kamatayan. Kahit na ang pinakamalakas na mersenaryong grupo ng Six Seas, ang Death Side, ay hindi nangangahas na dumaan sa tubig ng Iron Clan. Siyempre, ang Death Side ay makapangyarihan, ngunit ito ay hindi sapat sa harap ng Iron Clan. Kaya, huwag na tayong magpasok ng masyadong gulo, sa anumang kaso, hanggat dinadala tayo ng Death Side mercenaries sa ating destinasyon. Emph, ang Ironclad Clan, maaring sila ang mga maalamat na makakatawag ng mga undead spirit. Ang Iron Clan? Oo, isang buwan lang ang biyahe sa bangka mula dito hanggang sa Straits of the Dead, na masasabing napakalapit, at ang Iron Clan ang may hawak ng sikretong paraan ng pagtawag sa mga espiritu ng mga patay, kaya napakalakas nila. Paano kung may naligaw sa tubig ng Iron Clan? Tanong ng binata. Iisa lang ang paraan, kamatayan, at ang Iron Clan ay hindi magpapatawad sa sinumang manggahas na lumabag sa kanilang mga tubig. Nakaupo si Omi sa kanyang bangka, mukhang nanlulumaw. Omi, huwag kang madepress, nagmamadali kasi tayo, hindi natin naplano ng maayos ang ruta at hindi na nagtanong-tanong, dapat nakahanap na tayo ng experience na magsusundot, para makaliko tayo, dati, sabi ni Mu Chenji. Anong Iron Clan, malinaw na isang grupo ng mga pirata. And what can we do, although may sakay tayong dalawang Mahayana, but, both of them can only use to scare people, hindi mo na kailangang sabihin, light water well, it's simply unbearable. We can only go to the Iron Clan at mag-alay ng isang haligi ng insenso sa kanilang mga ninuno. Paano kung hindi ito kasing simple ng pagpunta sa haligi ng insenso? I don't think so. Not so much as to fool us, and besides, mga misfits lang tayo, kaya wag masyadong pessimistic. Sana nga, kung hindi, hinding-hindi ko sila mapapatawad. Umikit si Omi at nagsimulang mag-cultivate. Bagaman, mahirap para kay Omi na sumulong, ito man ay paglilinang ng mga kasangkapan sa mahika o pagpapalaki ng kanyang pagtatanim, naabot na niya ang isang bottleneck at hindi na niya ito masabi, dahil ang ibang mga tao ay gumastos ng halos 700, 800, o kahit na 1,000 taon na naglilinang sa kaharian na ito. Sa ngayon, kung ang isa ay umasa sa sariling paglilinang, tunay na naramdaman ni Omi kung ano ang ibig sabihin ng hindi makagalaw kahit 1 pulgada.
Kaya naman, ipinagdasal ni Omi na kailangan niyang mahanap ang kayamanan ng Nine the Wise Demon King at hanapin ang kanyang Spirit Stone Cave, o siya ay mahina at sisibog. Hindi nagtagal, huminto ang bangka. Sige, sa unahan ay ang aming Ironclad Island, mangyaring sundan kami kaagad sa isla, at huwag magsalita ng isang salita habang nasa isla ka, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pag-istorbo sa aming mga ninuno. Ang pangatlong mahayana ng Iron Clan na iyon, sabi ng Stage Powerhouse. Si Omi at ang iba, lumabas ng cabin. Gayunpaman, nagkaroon ng foresight si Omi na baguhin ang mga mukha ni Tang Huon, Lu Yoxi, at Yan Zingyi bago pa man sila makarating sa Ironclad Island, binibihisan muna sila ng pangit, sa ligtas na bahagi, syempre, sina Mu Chenji at Ching Shui, ay nagpakita lamang ng kanilang mga mukha, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang hindi magbihis sa ngayon. Ang anim sa kanila, si Omi, ay tumuntong sa isla ng Iron Clan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tang Huon, bakit tahimik ang buong isla? Boom! Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang dagandong sa himpapawid, na para bang may isang bagay na hindi nakikita ang sumugod. Mag-ingat ka! Sa gulat, hinayla ni Omi si Tang Huon palayo at sabay hampas ng palad. Naramdaman ni Omi na may natamuan siya na hindi nakikita. Natakot si Tang Huon, kakaiba ang pakiramdam ng buong Ironclad Island, kahit na araw na, nandito ito sa nakakatakot na kapaligiran. Lumapit ang lalaking nasa unahan ng ikatlong yugto ng yugto ng Mahayana, sa galit, ang bulong ay, sinabi na sa iyo na huwag kang magsalita, hindi ka nakikinig, ham, kung ayaw mong mamatay, magsalita ka. Walang sinabi si Omi, nagpadala si Mu Chenji ng mensahe kay Omi, ano ito? Sinabi ni Don, ito ang undead. Ah, paano mo nalaman? May undead ba talaga sa mundo? Doon, nakilala ko ito sa mortal na kaharian, nang ako ay malalim sa isang pangitain ng undead, at ang iyong Panginoon ang gumising sa akin. Ah, lalong naalala ni Mu Chenji. Iyon ang Ghost Valley ng Mortal Realm noon, hindi ko inaasahan na napakaraming undead sa isla ng Iron Clan, at ang mga undead dito ay malinaw na mas malakas, sa anumang paraan ay hindi sila maikukumpara sa Ghost Valley ng ang Mortal Realm. 1758. Hindi nagtagal, dumating si Omi at ang iba pa sa gitna ng Ironclad Island, sa loob ng isang malaking palasyo. Sumunod kayo sa akin. Pumasok sa palasyo ang iilang tao ni Omi. Umiihip ang unos at mahinang naririnig ang mga dagandong. Si Omi ay patuloy na nagbabantay sa lahat ng oras, dahil ang intuition ni Omi ay nagsabi sa kanya na ang mga Ironclad Islanders na ito ay walang magandang intensyon. Matapos makapasok sa harap ng pangunahing bulwagan, nakita ni Omi ang mga hanay at hanay ng mga card ng espiritu, wala pang daan-daang libo sa mga ito. Ah, labis na pagkagulat si Omi. Noon lang, napansin ni Omi ang isang detalye, walang incense burner sa harap nitong buong hanay ng mga spirit card, at kung walang incense burner, paano magkakaroon ng usapan tungkol sa incense? Tama, ang malakas na tao sa ikatlong yugto ng yugto ng Mahayana na naglalakad sa unahan ay nagsabi sa hangin, mga espiritu ng Tag-Akita, narito na ang sakripisyo, tamasahin ito. Ungol, ang buong palasyo ay nagpakawala ng malakas na putok. Malamig nang umuso si Omi, sakripisyo. Dinala mo kami dito bilang sakripisyo. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tumawa ang Mahayana Third Stage man na iyon, tama, tanga, hindi mo talaga akalain na dumating ka para magsunog ng anumang insenso. Walang kwenta, nasaktan mo ang dagat ng ating Thai clan, dapat ginawa kang sakripisyo, ikaw, kung dumating ito, maaari kang lumihis. Pagkasabi nun, biglang dumilim ang buong palasyo, kanina lang, bagamat nakakatakot, may liwanag man lang, pero ngayon, hindi na maabot. Nakita ni Omi ang hindi mabilang na mga itim na anino, na lumilitaw mula sa mga hanay ng mga card ng espiritu, tulad ng usok sa isang sandali, at paminsan-minsan, isang ilusyon na mukha ang makikita, na hindi maihahambing na nakakatakot. Ah, napasigaw si Tang Huon Lu Yoxi sa takot. Madilim ang buong palasyo at walang nakikita. Sigaw ni Omi, magkahawak kamay ang lahat at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa pinto. Mabilis na hinayla ni Omi ang kamay ni Mu Chenji, at hinayla din ni Mu Chenji si Yan Zinye, ganoon din, isa-isa. Naisip pa lang ni Omi na magka-holding hands na ang lahat, biglang may sumigaw mula sa dikalayuan, nasaan na kayo,
hindi ko makita kung nasaan ang mga kamay ninyo. Ang nagsalita ay light water. Hindi nagawang hilahin ng light water ang mga kamay ng lahat. Sa sandaling iyon, sumigaw si Tang Huan, masakit sa aking katawan. Naramdaman din ito ni Omi na para bang maraming langgam na nangangagat. Malamig ang tingin ni Omi at inilabas niya ang kanyang heavenly grade magic weapon. Kabindalawang kutsilyo ng Shiro, putol ni Omi gamit ang napakagandang slash. Gayunpaman, nang walang kaunting epekto, ang itim na usok na pumuno sa kalangitan ay agad na pinawi ang lahat ng mga pag-atake ni Omi. Wala sa mga pag-atake ng heavenly rank ang Dharma weapon ang may epekto. Tulad ng sindik ni Omi, bigla niyang naramdaman na inagaw ng hindi mabilang na mga kamay ang makalangit na sand at ang mahika sa kanyang mga kamay, at walang laman ang mga kamay ni Omi. Ang aking celestial artifact ay inagaw. Bakit nangyayari ito? Ano itong mga itim na fog? Sabi ni Lu Yoxi sa umiiyak na boses. Isa itong multo, ang Ironclad Island ay kayang panatilihing bihag ang mga multo sa hindi malamang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, ang hindi mabilang na mga multo na ito ay kayang lumunin ang lahat ng pag-atake, at ang Shear 12 Blades na ginamit ko lang ay hindi sapat para lumunin, at kaya turn over a single wave. No wonder na napakalakas ng Ironclad Island, gaano man kalakas ang kalaban, kapag dumating ka sa Ironclad Island, kailangan mong mamatay. Sabi ni Omi, nagbago ang lahat ng mukha ni Mu Chenji at ng iba pa, bihag na nagpapalaki ng mga multo at nilalamon ang lahat ng pag-atake, ito ay masyadong malakas. Nahulaan din niyo ni Omi, ang mga bihag na multo ng Ironclad Island ay maaari lamang umiral sa espesyal na palasyong ito, at kahit na kailangang umiral sa espesyal na isla na ito, kung hindi, ang mga multo na nagawang lamunin ang lahat ng pag-atake ay matagal nang naduminahan ang Six Seas. Sa oras na ito, isang malakas na tawa ang nagmula sa bubong, hahaha, ang marami, ako, Ironclad Island, ay kayang mangibabaw sa dagat na ito, tiyak na umaasa sa mga multong ito. Naririnig ni Omi na ang tawanan sa bubong ay ang lalaking nasa ikatlong yugto ng Mahayana na nagdala sa kanila dito noon, at hindi man lang siya umalis. Nagmura si Yan Zingyi, ikaw ay kasuklam-suklam at walang hiya, ano ang gusto mo? Siyempre sakripisyo, huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kabilis, maghintay ka pa ng 30 hanggang 50 minuto at magiging sip-sip ka ng hindi mabilang na itim na usok, samantala, tutulungan ko kayong lahat na mag-set up ng spirit plate. Panipi, ano ang sinabi mo? Ito ba ang lahat ng hindi mabilang na itim na usok? Tama, ang hindi mabilang na mga multo na ito ay naipon ng paunti-unti sa loob ng 10,000 taon ng mga ninuno ng aking Ironclad Island, na dating lahat ng buhay na tao, tulad mo, na pumasok sa malaking bulwagan na ito at pagkatapos ay naging isa sa kanila. Kinilabutan din si Omi, naisip lang ni Omi na ang mga spirit card na iyon ay mga ninuno nila, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi pala, nakakuha sila ng isang spirit card pagkatapos ng bawat buhay na tao na kanilang pinatay, kaya parami ng parami. Tumawa ang boses sa bubong at sinabing, enjoy yourselves, hahaha. Pagkasabi noon, lumipad palayo ang boses sa bubong. Tumalon si Omi at sinubukang tumakbo palabas ng bubong. Gayunpaman, nilamon ng multo na parang usok ang lahat ng pag-atake. Tumalon si Omi at ang kapangyarihang binigay ng kanyang mga binti ay nilamon ng wala sa oras, kaya't kahit anong galaw ni Omi sa kanyang mga binti, wala itong silbi. Ano ang gagawin, lahat ng kapangyarihan mula sa aking mga stirrups ay lalamunan. Si Mu Chenji ay abala sa pagsasabing, hakbang tayo papunta sa pinto, hakbang. Sinubukan ni Omi na itaas ang kanyang paa, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magawa. Walang paraan, hindi tayo makakaalis sa lugar na ito, kailangan ba talaga nating maging isa sa hindi mabilang na mga multo na ito? Napabuntong hininga si Yan Zingyi. Umuso si Omi, imposible. Hindi man lang kinabahan si Omi, ang dahilan kung bakit wala pa siyang nagawa para lipulin ang mga multong ito ay dahil gusto niyang maranasan ang kaya ng mga ito. Isang puting liwanag ang lumitaw sa kamay ni Omi. Ito ay mula sa walang kamatayang enerhiya sa loob ng katawan ni Omi. Lahat ng itim na usok malapit kay Omi ay agad na napaatras sa takot. Napabuntong hininga si Omi, gaano man kalakas ang mga multo na ito, magiging scam lang sila kapag nakita nila ang walang kamatayang chi ni Omi.
Ang puting liwanag sa kamay ni Omi ay parang kandila sa matinding kadiliman, na nagbibigay liwanag sa nakapalibot na lugar na ilang metro. Si Tang Huan Yanzi ni Lu Yoxi Mo Chenjia ay apat na tao, mahigpit na pinalibutan ang tagiliran ni Omi. Wow, hindi sila nang ahas na lumapit hanggat hindi nila malalamon ang lahat ng kapangyarihan. Sabi ni Tang Huan. Sabi ni Omi, hanapin natin ang Thousand Water. Agad na sumigaw si Lu Yoxi, Thousand Shui, nasaan ka? Nandito ako, hindi ko kayo nakikita, nasaan kayo? Nangangati na ako sa buong katawan. Nasa 10 metro ang layo ng Thousand Shui, na gumagawa ng masakit na tunog. Sinabi ni Lu Yoxi, hindi ba nakita ng Thousand Water ang puting liwanag sa kamay ni Tang Xiao? Hindi makikita, basta may multo na nakabalot sa kanya, hindi natin nakikita, tara na, punta tayo doon sa lugar niya. Sa loob ng ilang segundo, naglakad si Omi papunta sa light water, at biglang kumalat ang mahinang itim na usok sa paligid ng light water at tumakas. 1759, Tang Xiao. Tuwang-tuwa na tumingin si light water kay Omi, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ngayon lang basta naiintindihan niya. Sige, ayos lang, pwede na tayong dumiretso sa front door. Sabi ni Omi. Bagamat hindi niya makita ang ilaw sa gate, naalala ni Omi ang lokasyon, kung patuloy siyang maglalakad palabas sa direksyong iyon, makararating siya sa gate. Ang mga tao ng Iron Clan ay natakot na hindi sila maniwala hanggang sa mamatay na si Omi at ang iba pa ay talagang mayroong isang bagay na nakatalo sa mga multo. Sinabi ni Mu Chenji, Omi, sa tingin ko hindi tayo makakalabas ngayon. Bakit? Kung sakaling may mga malalakas na taga-Ironclad clan na makita ito sa labas, tiyak na hahabulin nila tayo, kaya siguro hintayin natin na isipin nila, naging multo na tayo at nirelax nila ang kanilang pagbabantay, pagkatapos ay umalis ka. Naisip ito ni Omi at sinabing, mabuti, ayaw ko sanang puksain ang Ironclad Island, ngunit sa kasamaang palad sa aking lakas sa ngayon, hindi ko pa ito mapuksa. Pagkatapos ay maghihintay tayo hanggang sa madilim, pagkatapos ay aalis tayo. Nagtanong si Mu Chenji, hindi ko alam kung bakit ang mga multo na ito, kung bakit maaari lamang silang magsama-sama sa palasyong ito, hindi sila magkakahiwa-hiwalay, ang mga multo ay dapat magsama-sama sa maraming bilang upang maging epektibo, kapag sila ay nagkahiwa-hiwalay, sila ay hindi epektibo. Oo, kung maaari kang magkaroon ng isang mahiwagang sandata na maaaring humawak sa mga multo, kung gayon maaari mong dalhin ang mga multo na ito kasama mo, napakalakas na sandata ng mahika. Umiti si Omi. Sinabi ng Lightwater, naghanap ako mula sa mga alaala ni Blue Fox Lily at nalaman ko na noong sinaunang panahon, mayroon talagang isang mahiwagang sandata na tinatawag na Soul Recruiting Banner, at itong Soul Recruiting Banner ay maaaring maglaman ng mga multo ng walang hanggan. Recruiting Spirit Streamer. Hinanap din agad ni Omi ang mga alaala ni Blue Fox Lily, at sigurado, may isang magic weapon noong sinaunang panahon, ngunit sa kasamaang palad, matagal na itong nawala. Kung mayroon pa ring Soul Recruiting Banner, magagawa nitong alisin ang lahat ng mga multo dito, at kung gaano kalakas na lamunin ang lahat ng atake ng kalaban sa isang labanan. Siyempre, ang lakas din ng Soul Recruiting Banner, malapit na nauugnay sa bilang ng mga multo na hawak nito. Gayunpaman, sa pagkakaalam ni Blue Fox Lily, ang Soul Recruiting 100 ay isang magic weapon na pag-aari ng isang demonyong monghe, dahil ang taong nagpino nito ay isang napakasamang tao na pumatay ng hindi mabilang, mga tao. Pagkaraan ng halos 1 oras, ang itim na usok sa palasyo ay nagsimulang unti-unting humupo, at isang tipak ng itim na usok ang bumalik sa piraso ng token sa loob. Sa wakas, nang bumalik ang lahat ng itim na usok sa loob ng token, muling nagliwanag ang buong palasyo. Si Mu Chenji ay abala sa pagsasabing, nako, hindi ko inaasahan na sa 1 oras o higit pa, ang mga multong ito ay babalik sa mga token, ang malalakas na lalaki ng Iron Clan ay tiyak na babalik, kapag sila ay bumalik at nakita na tayo ay buhay pa, hindi ba? Walang sinabi si Omi, sa halip ay itinuo niya ang kanyang mga mata sa maraming mga token ng espiritu. Sinabi ni Omi, ang mga spirit card na ito ay hindi karaniwang mga spirit card, kung hindi ako nagkakamali. Ang mga spirit card na ito ay mga spirit card na maaaring mag-imbak ng mga multo. Mga spirit card na maaaring mag-imbak ng mga multo. Hindi ba't kapareho iyon ng pagwawagayway ng kaluluwa?
Iba ito, ang Spirit Recruiting Banner ay maaaring tumanggap ng hindi mabilang na mga multo, at ang Spirit Tag na ito, sa palagay ko ay maaari lamang itong tumanggap ng isang kaluluwa bawat isa, kung hindi, bakit kailangan ng Iron Clan na makakuha ng napakaraming mga Spirit Tag? Ngiti si Omi at sinabing, mga taong Iron Clan, dinala mo ako dito, dahil buhay pa ako, hindi ako magiging bastos. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umakyat si Omi at kinuha ang lahat ng hanay ng mga spirit card at inilagay sa kanyang storage ring. Omi, anong ginagawa mo? Nagulat si Muchenji, kalokohan, syempre, inaalis ko lahat ng spirit card na ito, although hindi ako kumikita. Gamitin mo ito, ngunit kaya kung magdusa ang Iron Clan ng matinding pagkalugi at matanggal ang mismong pundasyon na kanilang pinagbabatayan, at iyon ang presyo. Tumawa ng malakas si Omi. Kung alam ng Iron Clan, sisubog talaga ito sa galit, sila, ang Iron Clan, ay nagawang maging Panginoon ng dagat na ito sa bisa ng mga aswang na ito ah, kahit na dumating ang pinakamakapangyarihang mga magsasaka, ang mga multong ito ay maaari pa ring lumunin ang kanilang pag-atake, kaya ang Iron Clan ay tumayo ng 10,000 taon nang hindi nahuhulog. At ngayon, inalis ni Omi ang lahat ng spirit card, totoo pa rin yon. Pinalakpakan ni Tang Huon ang kanyang mga kamay at sinabing, mahusay, dapat silang kunin, para wala silang kahit isang multo, tingnan ko kung paano pa rin sila magiging mayabang. Mabilis si Omi, tinitipon sila sa hanay at sumisigaw. Gayunpaman, sa napakaraming spirit card, daan-daang libo o kahit milyon-milyong mga ito, magtatagal upang makolekta silang lahat. Sa kabutihang palad, napakabilis ni Omi sa pagkolekta ng mga card, at sa isang kaway ng kanyang kamay, libu-libong spirit card ang nasa kanyang storage ring. Omi, ganito ba kalaki ang espasyo ng storage ring mo? Tanong ni Muchenji. Huwag kang mag-alala, na-upgrade ko na ang aking storage ring, walang problema na magkasya sa buong palasyo, hindi banggitin ang mga spirit card na ito. At sa sandaling ito, sa isang partikular na loft sa Ironclad Island. Tatlong matandang lalaki ay umiinom ng tsaa, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa palasyo sa dikalayuan, at isa sa kanila, isang ikalimang yugto ng Mahayana stage old na lalaki, ay nagsabi, ang hall ng naunang kaluluwa ay naging mas maliwanag, ang mga espiritu ng mga patay ay bumalik, sa plaka. Huwag magmadali, hintayin mo munang maubos itong kaldero ng tsaa, pagkatapos ay bumalik ka at tingnan mo. Mula pa noong unang panahon, walang nakayanan ang sakripisyo, yung mga tao ngayon lang, natatakot ako, lahat ay naging tipak ng itim na usok ngayon. Sigurado ka bang walang backstage ang mga taong iyon ngayon? O ano ang pinanggalingan? Huwag mag-alala, ngunit sino mang may kaunting kasaysayan ay hindi malalaman ang kapangyarihan ng ating Iron Clan at hindi pipiliting pumasok sa ating tubig. Hehe, kung gayon nararapat silang mamatay. Sa sandaling ito, kinuha na ni Omi ang kalahati ng mga spirit card. Dam, ang sakit ng kamay ko. Sabi ni Omi, lumapit din si Muchenji upang tumulong, ngunit sa kasamaang palad, ang special ring ni Muchenji ay walang malaking kapasidad, at ito ay puno pagkatapos mangulekta ng 70,000 spirit card. Habang unti-unting lumipas ang oras, lumipas ang kalahating oras. Haha, tapos na. Umiti si Omi. So what now? How do you go? Natakot ang lahat pagkatapos ng lahat, inaalis ang buhay ng Iron Clan ah. Tumingin si Omi sa lupa at sinabing, drill away. Ah, mukhang magandang ideya iyon. Sa isang pitik ng kamay ni Omi, lumitaw ang isang bakal na kadena, ang kadena ay hindi naging isang chain man, ngunit sa halip ay naging isang kasangkapan na katulad ng isang dalubhasang naghuhukay ng butas ayon sa ninanais ng puso ni Omi. Mag-drill para sa akin. Tulad ng isang spiral fan, ang Earth Drill Iron Chain ay nag-drill sa lupa sa isang iglap, at si Omi at ang iba ay mabilis na umalis. Hindi nagtagal, nag-drill si Omi at ang iba pa sa ilalim ng dagat at pumasok sa tubig dagat. Sinabi ni Omi, bilisan mo, subukan mong tingnan kung magagamit mo ang lumilipad na espada sa ilalim ng dagat. Sa kasamaang palad, sa ilang kadahilanan, hindi magamit ang mga lumilipad na espada, hindi makapagmaneho sa kanila. Ang dahilan kung bakit nila piniling sumakay sa bangka noon ay dahil hindi nila magamit ang lumilipad na espada, at hindi nila alam kung anong kapangyarihan ang naglilimite dito. Agad na sinubukan ni Omi na ilagay ang kanyang Immortal Chi sa paligid ng lumilipad na espada,
upang makita kung kaya nitong itaboy ang lumilipad na espada gamit ang Immortal Chi. Ha? Gumana? 1760. Oo, ang lumilipad na espada ni Omi ay maaaring itaboy kaagad pagkatapos gamitin ang Immortal Chi Winding. Haha, anong bulsa mo, maaari itong gamitin kahit saan. Tumawa si Omi, ang Immortal Chi ng Nine the Wisdom Demon King ay tunay na banal, maaari itong gamitin laban sa anumang bagay. Itinaas ni Omi ang kanyang lumilipad na espada at sinabing, lahat ay lumapit sa aking lumilipad na espada, kung gayon, sumulong tayo ng walang pagkaantala. Paano kung susundan tayo ng malakas na Iron Clan? Bamantong hininga si Omi, hinahabol, tapos panuuri natin sila maghabulan, sigurado ako na hindi nila kaya ang lumilipad na espada, para hindi nila tayo maabutan, hahaha. Napaka-relax ng pakiramdam ni Omi, may pakiramdam siyang nilalaro at pinapahirapan ang kanyang kalaban, natatakot siyang mahuli, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-aalala. Sa sandaling ito, sa Ironclad Island, ang tatlong matandang lalaki ay tumatawa na lumilipad patungo sa lugar na tinatawag na Hall of Preceding Souls. Naisip nila na siguradong nagkakagulo ang mga multo ni Omi sa main hall, kaya kumuha sila ng ilang spirit card na ginawa nila kanina at gagamitin ang mga ito para malagyan ng spirit ni Omi at ng kanilang mga espiritu. Gayunpaman, nawala ang kanilang mga nakangiting mukha nang humakbang sila papunta sa threshold ng main hall. Pagkatapos, silang tatlo, ang tatlong matandang lalaki, ay mabilis na sumugod sa loob ng pangunahing bulwagan hanggang sa makarating sila sa harap ng isang hanay ng mga istant na kinalalagyan ng mga spirit card, saka lang sila nakumbinsi na wala na ito. Nawala ang lahat ng spirit card. Hindi, hindi, hindi. Halos magkasabay na nagpakawala ang tatlong matandang lalaki ng sumisitsit na dagandong na halos mabaligtad ang buong Ironclad Island. Paano ito nangyari? Nasaan ang lahat ng advanced soul card na ito? Heavens, wala sa mga ancestral soul card na naipon ng aking mga ninuno sa Iron Clan ng paunti-unti sa mga henerasyon. Napatulala sila, hanggang sa makalipas ang ilang segundo ay natauhan sila. Bilis, hanapin mo. Noon pa lang, nakita talaga ng isang matanda ang isang tambak na dumi sa sulok ng main hall, hindi naman ito seryosong tinitingnan ngayon, nang mag-drill si Omi sa lupa. Sinadya niyang maghanap ng sulok na hindi gaanong kapansin-pansin. Tumakbo ang tatlong matandang lalaki, isang daanan na patungo sa lupa. Chase, ang pinakamalakas na matandang lalaki, ay nagpakawala ng hysterical na dagandong, namumula ang mukha, halatang galit at takot siya, dahil ito ay masyadong mahalaga. Sa oras na ito, dahan-dahang umuusad ang iilang tao ni Omi sa sahig ng karagatan. Napabuntong hininga si Omi, Falcon, Eggs, bakit hindi pa nila tayo inaabutan? Speechless, may balak ka bang galitin sila? Tumawa si Mu Chenji. Kalokohan, aasarin ko sila, papanuudan ko sila. Sa sandaling ito, tatlong matandang lalaki mula sa likuran ang sumunod sa kanila. Sigaw ni Omi, haha, andito na sila, naabutan na nila sa wakas. Sinadya ni Omi na binabaan ang kanyang takbo at hinintay silang makahabol, hindi rin nagtagal ay naabutan na siya nito. Stop! Sigaw ng pinakamalakas na matandang iyon. Sabi ni Omi, ano ang hinahabol niyo sa amin? Pwede ba kitang tulungan? Tinatanong kita, nasaan ang prior soul card natin? Saan napunta? Tanong ng pinakamalakas na matandang iyon. Kinuha ni Omi ang isa sa mga seer soul plaques mula sa kanyang storage ring at nagtanong, ito ba ang ibig mong sabihin? Ah, nagulat ang tatlong matandang lalaki, pero nasa kamay talaga sila ni Omi. Ikaw ba, kinuha mo ba lahat ng prior soul card natin? Tanong ng tatlong matanda sa kanya, pinalipad siya ni Omi ng espada sa bilis na mas mabilis lang sa pagmamaneho nila. Tumawa si Omi at sinabing, oo, pero wala akong pakialam na ibalik sa iyo ang ilan sa maraming seer soul card na ito. Pagkasabi niya noon, nagbuhos si Omi ng ilang libong piraso ng sabay-sabay. Ang mga spirit card na ibinuhos ay agad na nawalan ng silbi, at ang mga undead sa loob ay nagkalat ng sabay-sabay, ang mga ito. Ang undead ay dapat nasa isang espesyal na lugar upang maiwasan ang pagkalat. Stop! Stop! Ang tatlong matandang humahabol ay sumigaw sa pagkabalisa, na sinasabi kay Omi na huwag magbuhos. Gayunpaman, patuloy na nagbuhos si Omi.
Hindi nagtagal, 10,000 spirit card ang ibinuhos, at ang 1,000 quick spirit card ay agad na napawalang bisa, at ang undead sa loob ay naglaho at naging hangin. Itigil ang pagbuhos ng mga ito, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap ng 3 matatandang lalaki. Sabi ni Omi, ibinabalik ko sa iyo ang ilan sa mga ito, hindi ko talaga alam kung paano maging mabait. Ang mga Seer Spirit Card na ito ay maaari lamang pagsamasamahin sa Seer Spirit Hall, gaano karami ang ibuhos mo, magkakahiwa-hiwalay ang lahat. Talaga, kaya, bilisan mo, ibalik mo sila sa amin. Napakapeking mag-isip tungkol sa isang bagay na nasa kamay ko na at gusto pa ring bumalik sa iyo. Pakiusap, ang mga Ancestral Soul Card na ito ay unti-unting naipon ng ating mga ninuno sa lahat ng henerasyon, please. Nagmamakaawa ang isa sa mga matatandang lalaki. Nagmamakaawa sa akin, noong gusto kong gawing isa sa mga spirit card noon, bakit hindi ko naisip ito ngayon? Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo ng opisyal na ikaw, ang Iron Clan, ay walang mga spirit card. Simula ngayon. Hindi. Kung gusto mo ng medalyon ng espiritu, abutin mo ako. Umuso si Omi. Ikaw, bakit ka marunong magmaneho ng lumilipad na espada? Walang dahilan, ito ang tubig ng kamatayan, walang sino man ang makakapagmaneho ng lumilipad na espada, kahit sa langit, lalo pa sa dagat. Paano ang aking mga kakayahan ay isang bagay na may isip ninyo? Sige, lolo tangwala na ako sa mood na makipag-usap sa iyo, Palm. Pagkasabi noon, pinaandar ni Omi ang kanyang lumilipad na espada para bumilis. Swoosh! Sa isang iglap na wala ang figure ni Omi. Hindi. Ang 3 matandang lalaki ay nagpakawala ng makabagbag damdaming dagandong. Mabilis na tumakbo palabas ng dagat si Omi, ang lumilipad niyang espada ay naglalakbay sa langit. Ang direksyon ay patungo sa Straits of the Dead. Dahil sa paggamit ng lumilipad na espada, mabilis ang takbo, malayo sa pagiging kasing bagal ng pagsakay sa bangka. Ito ay pinaniniwalaan na hindi aabutin ng kalahating araw para marating ang Straits of the Dead. At pagkatapos tumawid sa Strait of the Dead, malapit nang marating ang dagat ng kamatayan. Sinabi ni Lu Yoxi, Tang Xiao, hindi lahat ay maaaring gumamit ng lumilipad na mga espada upang maglakbay, habang kaya natin, ang ating kalamangan ay masyadong halata. Oo, kapag tayo ay nasa dagat ng kamatayan, malamang nawala tayo sa anumang panganib. Buti na lang sundan si Tang Xiao. Umiti si Lightwater at nambobola. Napangiti si Omi. Sinamantala ni Omi ang pagkakataon na iproyekto muli ang panganib ni Yan Xingyi at Lightwater sa pagkakataong ito. Si Omi ay natakot nang matuklasan na sina Yan Xingyi at Lightwater ay wala sa anumang krisis. I've broken their life and death crisis, parang yung crisis na na-project dati ay yung dapat sa Ironclad Island. Tumawa ng malakas si Omi. Wala pang 3 oras ang biyahe at mabagal pa rin. Biglang umusok ang usok pero puti. Maya-maya, nakita ni Omi ang balangkas ng isang makipot sa kanyang harapan. Mag-ingat ang lahat kung hindi ako nagkakamali, andito na ang Strait of the Dead. Ang bilis naman. We're driving flying swords, syempre mabilis kami. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-ingat, ang Strait of the Dead lang, maaaring mag-ingat ang ibang tao, ngunit maaari kaming dumiretso. Dahil balut ng walang kamatayang enerhiya ang lumilipad na espada ni Omi, nagkalat at tumakas ang puting usok na pumasok sa Strait of the Dead, na parabang natatakot sila sa lumilipad na espada ni Omi. Hehe, hindi nagtagal, sa bilis ng lumilipad na espada, wala pang kalahating minuto, tumawid ito sa Strait of the Dead, at isang sandali ng kailanawan sa harap nito, ang langit at ang kalendaryo.